Okay, good evening, good evening, good evening, good evening. Good evening, good evening. And happy Thanksgiving sa inyong lahat. Sana masaya ang inyong mga Thanksgiving celebration. At ayun. All right. So, let's start with a prayer. Siguro Brother Aldrin, ikaw nang magbukas ng prayer. Okay po. Dear Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Thank you, Lord God, dahil Thanksgiving yesterday po, napagpasalamat po kami sa lahat po ng biyaya, Lord God, na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord God. Salamat po sa aming family, our church family, Lord God. Thank you, Lord God, sa continued spiritual growth and growth in numbers as well, Lord God. And Lord, we just honor you, Lord God, and may you bless our Bible study na yung pag-usapan po namin today ay marami po kami matutunan at tumatak po sa aming mga puso at isipan, Lord God, at may apply namin sa aming mga buhay. We give you all the praise and the glory, Lord, in Jesus' name we pray. Amen. 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 Good evening, good evening, good evening, Tita Lenlen. Hi, good evening po. Good evening po. So, ano talaga? Okay. All right, Genesis 28 na tayo. Bilis, oh. Yun yung 28 Fridays na yan. Bilis ng panahon. Oh, pag-usapan natin ang Jacob's departure. Dito, nag-abroad na si Jacob. Ayan, bago natin simulan, eh, matanong ko muna kayo. When was the first time kayo nag-abroad? At bakit? Anong ginawa nyo? Pinadala ba kayo ng company? Namalengke ba kayo sa Hong Kong? Nagkabi ba kayo sa Paris? Or dito agad sa US? Or nag-Saudi ba kayo? Ayan. So, sige. Sino unang gustong sumagot? Kailan ka unang nag-abroad? At anong ginawa mo? Ba't ka nag-abroad? Ayan. Shopping. Wow. Shopping. Wow. Sosyal, eh, ha? Sosyal. Shopping, ha? Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Si Malaya yun. Hindi. Sino ba yung samoy ka? Si Tita Lenlen. No? Tita Lenlen ba yun? Ayun, yun, yun. Ayun. Unang punta mo, Tita Lenlen sa Hong Kong? Hmm. Kasi nag-iipon ako ng tatak. Ah, hindi po tatak bakan tami po patang mag-apply. Para pag in-interview ba ng States. Okay, got it. Oh. So yun ang first na mo, Hong Kong. Mag-shopping. Shopping. Namili ka ng Giordano. Di ba? Uso yun sa ano. Giordano. Hindi po nagpunta-punta sa mga mainland, tatak-tatak ng mga ano. Mm. Tapos ang shopping ko ano lang yung kasi dadaling ka sa tourist pat eh, so mahal. Mm. Oh. Wala budget. Yung mata mo na lang mag-shopping. Yeah. Yeah. Mahal. Ikaw Kiko, saan ka una nag-abroad? Dito po, una ko US na agad. US. Oh. Kasi ako unang abroad ko mas bate. Nanapan ka ng visa dun eh. Ikaw naman Tita Pepot kasi ito eh Philippine Airlines to. Malawang lawang eh. Maririnig niyo ako, Pastor? Apa, 1982. Dito sa US first time kasi ginamit ko yung trip pass. Oh. Wow. Yung ano, libreng ano. Mm-hmm. Sa US tita. Dito sa California, dito sa LA. LA, oh. Mm-hmm. Kasi yung mga office mate ko, mga nag-retire, nag-resign, nagpuntahan na dito. So sila yung... Tapos... Wait, wait. Alam ko kapag tubing. Tsaka ay sasarap. Okay. Mm-hmm.
Ayan, sorry po na kick-out ako. Ayan. Nawala ako. Nawala ako, sorry po. Yeah. Opo. Nung nagpunta ako dito, Pastor, tinago na nila yung maleta ko. Ayaw na nila akong pabalikin. Mm-hmm. Eh, gusto ko sana, kaya lang natakot ako. Kasi yun yung nakita ko sa TV, nagkakahulihan ng mga TNT. Natakot ako. Mm-hmm. Sabi ko, hindi ako ready. Oh, bumalik kayo Pilipinas. Ano pa mga countries na napuntahan nyo? Ano pa, Pastor? Ano pa pong countries na napuntahan nyo? Sa yung mga parati kami pabalik-balik, Hong Kong, Bangkok, tapos mid South Bahrain. Wow. Nila Australia. Oh, yun ang gusto kong puntahan, Australia. Australia. Bakit ay ano po sa malakas ang discrimination that time? Ah, ganun. Yeah, that time, mga 1980s 88. Kayo po, mga Anastasio. Dito na po, 20 years ago po ako. US. Pinitisyon po ako ng mom ko. Si Jasmine din and then. Si Jasmine po, 2015. Pinitisyon ko po siya. Pero US din ang unang mong pinuntahan. Apo, US din po siya. Ikaw, Darren, saan ka unang pumunta? Dumating po yung opportunity na binigay ni Lord sa akin noong 2012 sa Canada as a ano ng food counter attendant. Yung pangalan ng restaurant is Tim Hortons, parang Starbucks siya na mga coffee, donuts. Pero hanggang ano lang ako 3 years kasi nang hindi na ako nakapag-apply ng aking pag-apply as skilled kasi parang nagkaroon ng ano yung parang tawag doon. Parang hindi na nabigyan na ng ano ng government yung mga temporary foreign worker kasi parang nagka-problema doon sa ano. May news noon na parang in-stop nila yung pagbigay ng paper sa mga o nagkaroon na sila ng quota sa population ng outsider. Yung Tim Hortons, yun yung Starbucks nila eh, sa Canada. Yun ang sikat doon. Ang makamasa na. Hanggang ngayon. Tsaka madaming ano doon, Pinoy, na nagtatrabaho sa food industry. Kaya madami akong nakasama sa food industry na doon nagtatrabaho hanggang ngayon. Tita Fe, saan kayo unang nag-abroad? Kayo din po sa dito rin sa Amerika, dito kayo. Sa Kayo po Tita Girly, Pastor Ray, saan kayo unang nag-abroad? Ito, ano rin Philippine Airlines din ata si Pastor Ray. Sa Hong Kong din. Hong Kong din. Shopping. Kasi usang-uso nung ano eh no, nung mga 80s, 90s ang pagpunta sa Hong Kong. Yeah, so pag pumunta ka ng Hong Kong noong araw, ba may pera ka, ibig sabihin. Diba? Eh ngayon, yung mga kabataan, bali wala na. Nakilibre lang sa aeroplano. Oh, pero ibig sabihin, ngayon, ng mga kabataan, wala na sa kanila ang Hong Kong. Yeah, kasi nasa Divisoria na Pastor eh. Hindi man, napansin ko yung mga kabataan ngayon, pupunta ng Korea, Japan, Hong Kong, tapos mag parang nung araw para nung kabataan namin para ang hirap gawin noon kasi ang laking pera. Pero ngayon kasi parang nabuksan na kasi yung travel at nauso na at mas mura na yung ticket. So madami na kapag-travel. Kayo Tita LV. Okay. First po dito, tapos sa Bangkok tapos sa Singapore. Aba. Tapos po balik dito sa US. Balik sa US. Galing naman. Si Pastor Bert, madami na napuntahan po. From Malaysia. Saan ka na una nagpunta? Yeah, Singapore. Sa dapat sa Maui. Kinain ako ng isda. Niluwa ako sa Singapore. Tapos? Then from Singapore, then I went to Malaysia. Kota Kinabalu. Then
Saan pa yung mga pinupunta? Africa. Yeah, sa Africa. Then London. London. Then? US. US? Oh, after dito pala London, US. sa Florida tayo. First po namin Florida, dito yeah. Sa Florida. Florida. Florida po kami nag-attend ng seminar. So London, pabalik-balik lang yan, US. Okay, yun lang. Ako nun, madalas ako na. Madalas po ako nun sa ano eh. Sa Florida tsaka sa Mexico, Pampanga. ano pakiramdam nung nag-travel kayo na yung unang-una, di ba parang... Easy. Ano pa? Tita Len. Ano pa, Tita Len? Pagod. Pagod, yan. Tama yan. Ano pa naramdaman nyo nung nag-travel kayo? Yung first time, ha? First time kayo nag-travel. Bulsa. Masakit ang bulsa. Homesick. Yan. Homesick ka, siyempre. Kasi baka bumagsak ng aeroplano. Natakot ka. Ako, natakot din ako sa aeroplano, eh. So... pagdating mo doon sa lugar na pinuntahan mo, sa bansa, tapos nakita mo, konti na lang ang Pilipino o walang Pilipino, ano naramdaman mo? Nervyos. Tapos yung pagkain, iba. Iba. Yeah. Naghahanap ka ng ano? McDonald's. Siniga. McDonald's. Anong una mo nga hanapin? Yung pinaka-pamilyar, McDonald's. Yeah, kasi yun lang din affordable. Hindi lang affordable. Kaya Jollibee. Wala pang Jollibee noon. Wala pang Jollibee. Kahit saan ka pumunta, ang una mo nga hanapin, McDonald's, sigurado. Lahat tayo ganun eh. Kasi doon tayo pamilyar. Tsaka yun lang yeah. Ayon ng bulsa natin, di ba? Kaya magbabang pa ng cup noodles, di ba? Yun ang style. Magbabang kayo ng cup noodles. Pagpunta kayo ng Israel, magbabang kayo ng cup noodles. Agang itlog. Nagbabang nga kami, Pastor. Pampasubi. Magbabang na ako kadang itlog. Pampatawid gutom din yun. Mahal kasi ang pagkain. Naglaga akong maon kami ng cup noodles. Again eh. Sorry, taging hirapan. Naglaga akong itlog. At magdala ka daw ng rice cooker. Tsaka kinakalculate yung pera. Yung conversion. Nagko-convert ka palagi. Yeah. So, okay. Ano pa? Ano pang na-experience nyo? Ano pang kakaiba? Na nanakawan ba kayo? Nagkaroon kayo ng ano? Ng sitwasyon na parang kakaiba? Kayo'y... Lalo na doon sa bansa na kung saan hindi lang kayo dumalaw. Kasi tumira na kayo. Doon na kayo na malagi. Ano yung kakaibang adjustment ninyo? Dito. Yung mga tipong... naalala ko nga, meron akong kasama. Sinamaan ko sa ospital no, bagong dating siya. Tinanong siya nung sa ospital ng nurse. Sabi niya, "What is the purpose of your visit here in the hospital?" Sabi niya ganun. Sabi nung kasama ko, sabi niya, "Tourist, multiple..." "I'm a tourist, multiple visa." Sabi niya ganun. Totoo ba yan, Pastor? Totoo po yan. True to life yan, tita. True to life. Binibiro ko nga, Sek, ako pagka ako ang nag-service sa funeral, ano mo, sigurado lalabas yung joke na yan. Tapos sinama ko rin siya, ano, home visitation sa ospital. Ay, hospital visitation. Dahil merong may sakit. Di nagano siya. Ay, nag-freeze. Nawala siya. Oh, hello. Ayan, sorry. Nag-freeze ako eh. Hindi po mabasa yung signage nila. Lalo na sa Hong Kong. Chinese, walang English. Oh, yeah. Oh. Japan, ako, hirap din. Korea, yeah. Saudi.
Russia. Tapos, ang means ng communication calculator. Makinig ka. Japan, Japan pala ni tata. Mahirap mag ano, pumunta sa ibang lugar. Ibang language. Language barrier. Barrier. So, dito, tutunghayan natin, no, ang pangingibang bansa ni Jacob. So, nag-OFW muna si Jacob. Bakit? Kasi nga, nagtatago. Dahil takot niya sa kapatid niya. Yeah. So, babasahin natin itong chapter 28, ang Jacob's departure. Ayan. So, si Pastor Bert, pangunahan niya tayo. Pastor Bert, sino ang gusto mo una magbasa? Okay. Actually po, yung pag-aaralan natin ngayon, it contains only 29 or 22 verses. Oh, ikli lang. Siguro kung 23 tayo, ito ang babasa. Mm-hmm. 3 verses each or 4 or 3. Okay, yeah. 3 verses each. Mm-hmm. Okay, siguro po magparapol na ako, ano? May TV ba yan? May TV? Okay. Una siguro eh, si ano, si nandyan ba si Jasmine? Jasmine? Okay, Jasmine. Verses 1 to 3. Yeah. So Isaac summoned Jacob, blessed him, and commanded him, do not marry a Canaanite girl. Mm-hmm. So at once to Padan Aram to the house of Betul. Your mother's father, marry one of the daughters of Laban, your mother's brother. God Almighty bless you and make you fruitful and multiply you so that you become an assembly of people. Amen. Okay. Simple talaga. Okay, before we continue, nag-pray na po ba tayo, Pastor? Yes. Ay, di pa. Sorry, Pastor. Nalimutan. Ay, nag-pray na tayo. Tapos na. Oh, yeah. Oh. Pati ako, nakakalimot na. May ang over pa ako ang gabi. Na-overan na tayo. May ang over pa ako sa sisig. Okay, praise God. Amen. So tonight, continue, no? This is the journey of Jacob. Na sa verse chapter 27 that we have learned that the blessing was instead of Esau. To be Esau received the blessing from his father Isaac, he was deceived by his brother, no? Si Jacob. And to make the story short, nagalit si Esau. And the mother heard, no, Esau will take revenge after the mourning is over, di ba? Ganun ang ano niya. So ngayon ang nanay niya, ito'y kanyang sinabihan na pumunta muna, no? Pero nagtagal siya doon. Malalaman natin na nagtagal pala siya doon. Hindi namang pansamantala in order to avoid his anger, the vengeance of his brother towards him. So ito na yung kasunod niya, chapter 28. So makikita natin dito si Isaac, no, na pinagbilinan, no, si Jacob na pagpapalain siya at inuutusan na siya ay kung mag-asawa man ay sa kanilang lahi, no. Ano ba yung lugar nila, kasi yung pinanggalingan ng lolo nila o yung ano ba grandfather niya, no? Padan Aram. Actually, they came from the land of Ur, di ba? Doon siya nang galing, yeah. si Abraham. Yeah. From the house of Betuel. Yun ang your mother's father, sabi niya dito. So, hindi siya inutusan na kagaya ni Abraham, no? Kung ano yung binilin kay Isaac. Kaya lang si Isaac, hindi siya pumunta sa Padan, ano ito? Aram. Padan Aram. Sino ba yung pumunta doon, if you still remember?
upang maghanap ng kanyang mapapangasawa. Servant ni Isaac. Servant ni Isaac, si Elijah, sir. Elijah, sir. So, yun ano, na hindi rin siya kumuha sa Kanaan, no? Kasi ang mga taga-Kanaan, hindi sila, they are pagans or they worship many gods and they don't believe in the true living God, no? Okay, so the same thing, no? Ito ang ginawa ni Isaac sa kanya na pinagbili niya. Balik ka doon sa kung saan tayo nang galing, mga ninuno mo, sabi niya, doon ay maghanap ka ng mapapangasawa mo. Ang sabi niya doon ay, sino si Laban? Do you remember Laban? Kapatid ni Rebecca. Rebecca. Yeah, brother. Brother ni Rebecca. Si Rebecca ang napangasawa niya ay si Isaac. Isaac. So, bali ano yun? Si Betuel. Dito si Laban. Uncle niya. Uncle. Uncle. Yeah, lolo niya si Betuel. Oh, lolo niya si Betuel. Betuel ano? Praise God. So ito yung kwento na makikita natin dito. Still, they are related, no? Sa kanyang bilin ng ama na bumalik ka doon. So uncle niya at lolo niya at maghanap ka doon sa kanilang mga anak, sabi niya. Okay. At ganun pa rin, no? Ang ama ay palagi niyang ipinagbibilin din o pinagkakalob niya yung blessing ng Panginoon sa kanya. That the God Almighty will bless you and make you fruitful. So do you remember this, yung pangakong ito na paulit-ulit? Ito ay binanggit kay Abraham, binanggit din kay Isaac, then ngayon sa kanya naman, ano? Kay Jacob, no? So that you will be fruitful and multiply so that you become an assembly of people. So remember, no, na ang Panginoon dito ay is already a raising up a holy nation, a peculiar people, no? Yung bansa na ang inahanda ng Panginoon na ang kanilang maging Diyos ay ang ating Panginoon at sila ay pinili talaga. Sapagkat alam natin na ang kanilang mga yung mga nakapaligid sa kanila, they are no longer believing in the true living God. So that's why God is started, no? To Abraham, kanilang lolo, and then to Isaac, and ito na nga si Jacob na is raising up a new nation na kumikilala sa kanya. Okay. So sinong gustong manguna dito? Tandaan nyo, may raffle ito, ha? Raffle number one. Sino pong gusto magdagdag sa ating binasa? Meron po kayong gustong idagdag na hindi namin nakita, na nakita nyo, o meron kayong gustong itanong? Bago po tayo tumako sa verse 4 up to verse, ilang verse ba? Tatlo, no? Hanggang 7. Okay. Basta na nakadiin lang talaga yung do not marry ay Canaanite girl. Okay, yeah. Do not marry a Canaanite girl. So sana magsilbing ano rin to, reminder sa mga sa ating mga kabataan na huwag makipag-asawa sa mga ano, sa mga doon sa hindi mo parehas, mga parang ganoon. Oh. Yeah, remember yung ano, pastor, yung sinabi ni Pablo na don't be equally yoked with unbeliever, no? So even in New Testament, they base their nito their belief, no, sa Old Testament times, no, o masabi natin sa mga sulat ni Moses. Okay, so maikit na bilin yon na huwag tayong makipamatok o makipagrelasyon sa mga hindi nananampalataya. Okay. Different beliefs. Okay. Kasi mahirap ngayon, di ba? Mahirapan tayo. Okay.
Ano pa po na makikita nyo dito? Yung blessing. Oh, yung blessing, ano? Talagang si Isaac ay talagang freely, no? Na openly na inaklarin siya niya. Yung blessing niya talaga ay binigay niya na kay ano, kay Jacob. Yeah. Actually, alam natin yung elder o yung firstborn, siya dapat yung ano ito, makatanggap ng blessing, no? So, and yet, he was deceived. Actually, since sa nakarang napag-aralan natin, this is already intended really, no? Na kaya lang yung mga ina o tatay nagmadali lang or they made a decision ahead of time na alam naman natin na ito'y pagkakalob talaga kay Jacob na pinangako naman yun. Okay, so let's go on. Okay, verse 4 to 7, tatlo, no? Okay, susunod. Okay, sino po yung gusto na basa sa susunod? Sister Lenlen, nandyan ba Sister Lenlen? Apa. Okay, Sister Lenlen po. May God give you and your offspring the blessing of Abraham so that you may possess the land where you live as a foreigner. Mm-hmm. The land God gave to Abraham. Mm-hmm. So Isaac sent Jacob to Padan Aram, to Laban, son of Bethuel. They are Aramean, the brother of Aramean, the brother of Rebecca, the mother of Jacob and Esau. Notice that Isaac blessed Jacob and sent him to Padan Aram to get a wife there. When he blessed him, Isaac commanded Jacob, "Do not marry a Canaanite girl." And Jacob listened to his father and mother and went to Padan Aram. Okay. Mm-hmm. Yeah. Naman. Yeah. So Esau know where he where Jacob is going. Mm-hmm. Mm-hmm. Dito ano po eh sinisil lang ni Jacob follow. Mm-hmm. Sinil ni Isaac yung blessing eh. Yeah. Mm-hmm. Nung sinend out niya si Jacob sa Padan Aram eh. Kumbaga, nakasil na. Ang problema dito, may nakikinig pala. Yeah. So, may mana kay, ano, may nagmana kay Rebecca. Ayan na naman. Ayan na naman, ayan na naman yung init ng ulo mo kay Rebecca. Meron marites. Okay. Mm-hmm. Alala, hindi ko naintindihan kasi nagputol-putol. Sabi ko yan na naman yung ano mo, yung init mo kay Rebecca. Tsaka ano, may asawa na si Iso, 'di ba, nung nung 30 40 years old ba siya noon? May asawa na siya. 40 yan, nag-asawa na siya. Na naging problema ni Rebecca and Isaac, yeah. Siguro he was still hoping na sana sa pag-send out ni Tatay Isaac hindi niya talaga ibigay yung blessing. Magbago yung isip, 'di ba? Pero he found out a different story na yung tatay niya talagang sinil yung blessing. Plus, may na-realize pa siya. Ayaw talaga ng parents niya. Yeah. Sa napangasawa niya. So makikita natin dito, no, na talagang tama yun, Pastor, na really we can see that Esau, no,
sa kanyang buhay pananampalataya really is so destitute. Hindi niya pinalagan or parang walang kwenta sa kanya yung mga paniniwala ng kanyang mga ninuno o ng kanyang ama. Kaya parang nagrebelde siya, no? Na hindi siya pinagbilin talaga ng magulang niya na mag-asawa kayo sa mga kalahi natin o yung pinanggalingan natin. Pero yung kanyang uncle na si Ismael, no, na we remember that sino yung nanay ni Ismael? Si Hagar. Yeah, she's a woman from Egypt, di ba? Yung band woman na kinuha ni Tatay Abraham nung sila ay napadpad doon. So yun ang nanay ni Ismael, no? At ang remember, hindi sa kanya binigay yung pangako, kundi ang pangako ay binigay kay Isaac. So dito makikita natin na yung lipi ni Ismael na hindi talaga pinili, eh doon kumuha ng mapapangasawa si Esau, no? So si Ismael ay kanyang ano? Uncle. Close sila, pastor. Close na close sila. Close sila mag-chewin eh. Oh, mag-chewin pa sila, no? So, parang ano sila? Parang birds of the same feather, sabi nga. They go together. So, makikita natin na i-rebel against father in contrast with Jacob. Jacob knows, no? Na, di ba yung sa Ephesians, children, obey your parents, for this is the first commandment, and it will be a blessing to you. Sabi di ba na it will prolong your life. So dito magigita natin talaga na si Jacob, sa binasa ni Ate Len, Tita Len, na Jacob acknowledged, no, yung kanyang mga magulang, no. Sumunod, i-obey, no? Children, obey your parents. Actually, ano yan, Tita Len? May sinabi si Tita Len na po. Wala siyang choice. Okay, wala siyang choice. Bakit mo nasabing wala siyang choice, Tita Len? Pag hindi siya pumayag, papatayin na siya kaagad ni Esau. Ah, ito yung nakikita mo na kapag hindi siya sumunod doon. Para protektahan siya. Parang yun ang safe way niya, no? Para mag-exit siya. Maiwasan niya yung galit ni yung kapatid Esau. Niya, no? Si Esau. Okay? That's one way na nakikita ni Tita Len yun. In order to avoid the confrontation with his brother. Okay, so ano siya, hindi siya match sa brother niya, hunter ang brother niya, siya homebody. Okay. Strength wise, hindi siya ganoon kagaling. Hindi siya kumbaga magiging prey lang siya dun eh. Kaya kailangan niya ng allies. So may disadvantage siya, no, kung maglalaban sila o mag-aaway sila. Hindi mananama siya, no? Okay? For sure, hindi naman siya papatay sa harap nila, Abram, eh. Mm-hmm. Sa labas. Hindi, sabi niya naman, ano eh, pagka wala na si tatay, lagot ka. Pagkatapos niya yung pagluloksa sa niya. Yeah. After the morning is over. Yeah. So, hindi naman talaga siya mapapatay pa. Meron pa siyang oras para tumakbo. Pero alam niyo, minsan iniisip ko, ah, kasi fast forward, pag-aaralan din natin, lumambot yung puso ni Esau. Eh. Tapos niyakap pa niya si Jacob, and acknowledge yung kapatid niya. Basta ano, heartwarming yung kanilang tagpo. Yung tagpo nilang yun, si Jacob, takot na takot kay Esau. Kasi takot na takot siya. Kasi ginawa niya, ipinalagay niya na yung mga anak niya tsaka yung asawa niya sa likuran eh. Tapos nauna na sila. Kumbaga, kung papatayin, mauna sila. Makakatakbo pa yung mga kamag-anak niya. Pero
ano yun, iniisip ko minsan, baka salitang ano lang yun eh, yung bang sobrang galit. Ano yun, pero... Po, na-bless naman si Iso, di ba? Na-bless siya eh. Magkaroon siya ng ano din eh. Ng ay, idom. Siya yung idom eh. Yung mga idomites. Mm-hmm. Oo. Kumbaga, iniisip ko lang na baka sobrang galit na sabi niya yun. Kasi minsan, kung isipin mo, ang kapatid, kapatid mo pa rin eh. Mag-aaway kayo, pero alam niyo, pagka ano naman, malambot din ang puso mo, pag humingi ng tulong sa'yo, tutulong ka rin, di ba? So, kumbaga, kapatid mo pa rin eh. Hindi wag lang kay Abel. Pero, tingpan mo rin. Wag lang kay Abel at kain. Yun wag lang sila Abel at kain. Sobrang inggit na yun eh. Okay. Praise God. Okay. Anybody else na gustong mag-ano doon? Magdagdag? Okay. So let's go on. Kung wala na po kayong idadagdag doon sa verses 4 to 7. Let's move on. Verse 8, 9, and 10. Okay. Susunod po. Sinong gustong bumasa? Si Mini daw. Sister Mini, yeah. Esau realized that his father Isaac disapproved of the Canaanite woman. So Esau went to Ishmael and married, in addition to other wives, Mahalath, daughter of Ishmael, Abram's son. She was the sister of Nebaioth. Okay, Jacob at Bethel. Jacob left Beersheba and went toward Haran. Mm-hmm. Okay. So talagang anak pa pala ni Ishmael. So dito makikita natin, no? Esau realized, no? Napagtanto sa Tagalog. Mm-hmm. Oh, tama ba 'yan? Mm-hmm. Napagtanto. Ano yan, napagtanto niya na ang kanyang ama ay hindi talaga ano yun? Sang-ayon. Sang-ayon. Na siya ay mag-asawa ng Canaanite woman. Okay. Mm-hmm. Praise God. So Esau went to Ishmael and married in addition to his other wives. So talagang ano? Nananja. Sinadya na niya. Dito, maliban doon sa asawa niya. Parang ang asawa niya, nag-asawa pa uli, no? Uso okay. Naman yata ano yun. Parang dito, ano, parang narinig na ni Esau sa kanyang ama. Sinuway parang talagang, ano yun, sinagad na niya, no? Pero nasa seed pa rin ni Abraham. Yeah, sinagad na niya yung tatay niya. Talagang, sasagarin ko na kayo. Ayaw niyo akong mag-asawa talaga ng ano eh. Di kasi kukuha pa ako ng isa. Inuwa niya, talagang ano pa rin. Canaanite pa rin. No. Anak ni, bali pinsan niya, no? Kasi bapa ni, bapa. Uncle niya si. Uncle niya si Ismael, no? Okay. Ang tanong, Pastor, eh, ito ba ay disobedience? Kasi, teka, Tatay Isaac, eh lahi rin naman ni Lolo Abraham tong si Ishmael. Ah. Oh. So yung anak ni Ishmael na babae na asawa ko, eh apo rin ni Lolo Abraham. Di ba? Yeah. Pero ang tanong doon, disobedience pa to? Yeah. Oo, kasi no. ang half obedience ay disobedience. Kumbaga, sinabi kasi, tandaan nga natin, maaring technically, may lahing Abraham yung napangasawa ni Esau dahil anak ni Ishmael, pero ito ay namamalagi at nasa kultura ni Hagar. Mm-hmm. Baga sila ay mga walang Diyos o maraming Diyos o namumuhay ng hindi naayon sa kalooban ng Diyos. So kaya ang gusto ni Abraham, ni Isaac, eh, si Esau at si Jacob ay makapangasawa doon sa land of Ur, doon sa lahi ni Betuel na kung saan ay kapatid ni Rebecca. Nilang lahi. Mga anak ni Laban. No? So, kasi alam niya na itong mga bata na to ay mas maayos
Kasi tingnan nyo, bakit mas maayos? Kung mapapansin nyo, noong pagdating nung ni Eliezer doon para hanapin si Rebecca para kay Isaac, ano ang description kay ano? Kay Rebecca? Maganda at never been with a man. Mm-hmm. Ibig sabihin, virgin. Virgin. Oh, so maayos na babae. Unlike kasi sa mga Canaanite women, ay kumbaga eh, hindi ano, hindi maayos ang pamumuhay. So kaya nadidisappoint itong si ano, si Isaac at si Rebecca. Hmm. Ngayon nung nalaman ni Esau na nadidisappoint yung magulang niya, eh lalo niyang ano, kumbaga makapagiganti ng konti. Kasi wala rin siyang i-expect na blessing eh. Mhm. Baga so, yung pagkakamali niya ay binabato niya sa iba. Mhm. Di ba? Kasi tsaka wala na siyang habulin, wala na siyang kumbaga wala na siyang na, oh sige, nagkamali ako, o oh, yung susunod. Hindi na siya eh, tapos na eh. Mm-hmm. So do nagano na lang siya, nagginawa niya na yung gusto niya. Mm. His own rule. Yeah. Sino nga ba si Nebaiot? Ito ba yung unang asawa ni ano? Ni Iso? Kasi ibig sabihin, kapatid din ni, ano, anyway, napin natin mamaya. Okay. Okay. So then, verse 10, Jacob left Beersheba and went to Haran. Okay, yun na. Nagbiyay na si, ano. Verse 11 to 13. Okay. Okay, Tita Pe. Okay, nandiyan pa ba si Tita Pe? Yes, Pastor. Okay, kayo po, Tita Pe. Jacob left Beersheba and went toward Haran. He reached a certain place and spent the night there because the sun had set. He took one of the stones from the place, put it there at his head, and lay down in that place. And he dreamed. A stairway was set on the ground with its top reaching the sky. And God's angels were going up and down on it. The Lord was standing there beside him, saying, I am the Lord, the God of your father Abraham, and the God of Isaac. I will give you and your offspring. Ano yan, hindi ko na makita. Natakpan. The land in which you are lying. Mm-hmm. Amen. Okay. So, siya pala galing sa dream na yung ano, ano? The God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Yeah. Yeah. And this just shows na, ano, na forgiving si God. I mean, he sinned, pero alam mo, a promise is a promise. Diba? Binigay yung blessing, i-bless pa rin. Kaya ang blessing ng Lord, He chooses to give to anyone dahil gusto ka na i-bless, not because like magaling ka or whatever, kahit na makasalanan ka, pero gusto ng Diyos ikaw i-bless niya. I-bless ka pa rin ng Panginoon. Diba? Kasi kaya nagagaling lahat ng blessing. Minsan isipin mo yung mga mahihi ay mga masasama, diba? Bakit sila? Ganyan, i-bless pa rin ng Lord. Mm-hmm. Pero sa point na to, I mean, pinramis talaga ng Lord na i-bless siya. So mm-hmm. The Lord really blessed him. Yeah. Kinalimutan na yung pagkakasala yung ginawa. Mm-hmm. Okay, yeah. Praise so, God. Madalas mangusap ang Panginoon kay Jacob sa dream. He's a dreamer. Pansin nyo. Sino ba yung anak niya? Di ba? Si Joseph, the dreamer. Joseph, saw this. Okay. Yeah. So marunong din siya mag-interpret. Okay. So dito makikita natin na nag-start na yung journey ni Jacob, ano? So remember na this first time yung sinasabi ni Pastor kanina eh, ano ba yung mga na-experience nyo yung first journey nyo? Remember, Jacob is a homeboy, no? Hindi siya nagalago, hindi siya sanay sa mga kagaya ng makikita natin dito. If you will use your imagination, no? Na siyempre natatakot siya ang kanyang mga dadaanan ay mga ano ba yung dadaanan niya, mga desierto o talahib o mga
sa madilim, no? Eh, remember na hindi siya lumalayo sa bahay nila. Ngayon lang siya first time, no? Exactly. Yeah. Good. He was the person who was supposed to be sacrificed, di ba? Yeah. I mean, si Isaac. Isaac, yeah. Yeah, that experience, I think, hindi lang si Abraham ang naka-experience ng faith. Si Isaac din sa part niya. Mm-hmm. That process of like experiencing, almost being sacrificed. Pero you trusted your father, you trusted God. It was actually a faith training for him. Yung journey niya towards Haran, di ba? Haran, yeah. There. Haran. To fulfill yung wish ng father niya. Yeah. FYI lang, Pastor, ginugel ko eh. How far is Haran or sa Padamaran from Canaan? No, yung tinravel ni Jacob. Jacob, yeah. 12,180 kilometers. Wow. 12,000. So, kung tatakbo siya ng 50 kilometers per hour, eh, makakarating siya doon ng 243.62 hours. So, ibig sabihin, napakalayo. It takes less than a month, no? Opo. Eh, 50 kilometers pa yung takbo. Eh, pahinto-hinto ito. Lakad lang ito eh. Yeah. Hindi ba nakatakamil? Oh, donkey lang yan. O kaya camel. So, dito, there's danger, no? Along the way, no? Yes. At homeboy nga yan. Hindi lumalabas ng bahay. Prinsipe yan eh. Yeah. Masanay si Isa sa labas. Yeah. So, yeah, ito yung makikita natin. Pero makikita natin na still, ano yung nangyari dito? Na siya'y nakatulog o napagod sa kanyang biyahe? Nakatulog. Yeah, nakatulog siya. And sa kanyang pagkatulog ay dito ay nanaginip pa siya o nalimpungatan? Nananaginip. And he dreamed. Nanaginip siya, no? Sabi doon, he had a dream, no? Behold, sabi niya, a ladder was set on the earth which is stopped reaching to heaven, and behold, the angels of God were ascending and descending on it. So ito yung ano, yung first encounter niya, no, na sa kanyang panaginip na ay mayroon siyang nakitang hagdan? Yes. Ladder, no? Towards heaven, sabing ganun, na at mayroon siyang nakitang mga anghel na manik panawag, no? Manik panawag. So dito ay makikita natin na yung here we can see that there's already a encounter, no? Na from the natural to the spiritual, no? Makikita natin dito na ang tao ay makakaranas din siya ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. At itong kanyang panaginip ay hindi pangkaraniwan, no? And we know that this is not only a regular dream, pero ito'y panaginip na talagang nangungusap ang Panginoon sa kanya. Okay, sa susunod, ano po yung nabasa nyo kanina, Tita Pe? At sabi doon? Until 13. The Lord was standing. The Lord. Verse 13. The Lord, ano? Was standing there beside him. Yeah. O, binabantayan pala siya ng Panginoon. Hindi niya alam. Sabi niya doon, ang the Lord, ano yun? The Lord. Was standing beside him, and the Lord, the God of your father Abraham and the God of Isaac, will give you and your offspring the land of which you are lying. Okay, medyo na hindi ko nakikita yan. Okay. Tsaka, ayan. I just okay. Yeah. So, ano po yung ma? Yeah.
It took Opo. 3 generations for the promise to be completed. From the, ano, yung ano ni Abraham, Isaac, tapos Jacob. Para talaga dumami yung buong Israel. Para magkaroon ng 12 tribes na. Mm-hmm. Diba? It took a while pala, no? Hindi lang yung promise ng Lord sa'yo. So parang pag may promise pala ang Lord sa atin, pwede palang hindi ma-fulfill din sa generation natin. Pero in the next generation, it will be fulfilled. May promise ang Lord sa Bible, di ba, na gano'n na pag ikay pinagpala, yung mga generations to come will be blessed too. Up to the 3rd generation. Bakit laging up to the 3rd generation? Kaya nga 3rd generation. Yes. Apo. Anak. Apo. Sa apo. Bakit hanggang sa apo? No? Kaya dapat from the apo, dapat mag-continue apo. So parang sinasabi niya dito, the blessing will repeat, no? Oo. It will repeat, it will flow and flow and flow. Parang ganun ang ano niya. Hindi siya hihinto, no? So sinil po ni Lord kay Abraham. Sinil ni Abraham kay Isaac. And then si Isaac bago umalis. Mm. Si Jacob, kahit gusto niya ibigay kay Esau, sinil niya rin eh. Ang sinil niya. Yeah. Ito yung blessing, ito yung makuha mo. Ngayon, pati sa panaginip nitong si Jacob ay sinisil ng Panginoon. Ibig sabihin, pinapatunayan na ang promise ay totoo. Ang kanyang pangako, no? Yeah. Kasi hindi siya first child, di ba? Totoo yan. Bakit talagang, was it really planned that it was really Jacob na talagang sa kanyang padaanin, hindi kay Esau? Hindi. Obviously kay Jacob. Si Jacob talagang pinili. Pero... So yung pangulit ng ina, okay lang. Hindi, mali lang sila ng pamaraan. Mali lang ng pamaraan. It was promised already na it will be given to Jacob nung sinabi kay Sarah. Okay, kay Rebecca. Mm-hmm. Kaya lang nagmadali sila. Madali. Ibig sabihin, hindi talaga sila nakapag-antay. Yeah. They had the good intention, pero yung ano nila, it's in a wrong means, no? Yung purpose nila. Kaparaanan. Mali, Yeah. Okay. So, pero dito makikita natin na yung kung saan daw naka ano yun, yung ulo niya, kung saan nakalaylay ba o nakapahinga. Nakahimlay. Itong lupang ito, sabi niya, on which you are lying, sabi niya, I will, kung babasahin natin, ay ibibigay ko sa iyo, sabi niya. Parang inuulit niya, no? Mm-hmm. The Lord is trying to always reiterate yung kanyang covenant sa kanila na He will stand what He says, no? Hindi siya katulad ng mga iba na mga kings, no? Or mga masabi natin na sabi nila, ang sabi ng hari ay hindi nababali, pero nababali pa rin, no? Yung sa mga makikita natin. But here, God, no? Is a covenant or is a promise. Promise keeper. Yeah, is never changed, no? Hindi nagbabago. Mm-hmm. Kanyang sinabi ay kanyang tutok din na kung ang lupain ito ay sa inyo ko ibibigay, sabi niya, ay sa ama mo, kay Abraham, kay Isaac, ganun din sa iyo. The same thing with you, sabi niya, na ang lugar na ito o ang lupain ito ay sa inyo. Okay. So pastor, ibig sabihin, saan ba sa church natin, ang promise ni Lord, magiging 150 kayo or 200. Diba? So pwedeng maabutan natin or yung susunod na generation ang makakaabot. Diba? Yeah. Kasi never pa nating nare-reach yan eh. Never in the history of La Filnas na since 1984 ay consistently nag-hit tayo ng 150 a week. No? So kung promise ng Panginoon yun, pwedeng mangyari yan sa mga susunod na pastor or basta ma-establish lang natin ng tama yung simbahan. Yeah. Para pag turn over natin, mas maayos, mas maganda. Pero siyempre, gusto natin makita na ngayon. Next week, sa Sunday. So pang third generation tayo, pamo, pastor. Teka, pang ilang saling pastor na ba? Okay, Glenn. Pastor Mary Det o Pastor Manny?
Pang-apat na tayo. Pang-apat na tayo. O, baka sa atin na makikita. 100 yeah. plus na tayo. Okay. Praise God. Claim natin yung promise na yan. Pastor, I think siguro nang the Lord appears to to Jacob's dream because he wants to give an assurance ng siguro ano yung ipinramis niya kay Abraham. Yun din ang mangyayari sa kanyang mga generation. Amen. Lalo na at he will be with Jacob kung saan magpupunta si Jacob. Yung guidance niya talaga. Yung assurance. Yeah. Yung promise niya. Yeah. So I will not leave you. I will not leave you. Kasi assurance means encouragement din eh, no? Mga parang ini-encourage. Parang ina-assure kita, Jacob, na totoo yung sinabi ko sa lolo mo at sa katatay mo. So, para ma-encourage ka, kasi you are in a very discouraging situation. Yeah. Kasi nga, homeboy ka eh. Hindi ka naman lumalabas ng bahay, tapos bigla ka abroad. Di ba? Saka hindi pa salin-salin yung ano eh. Di ba? Word of mouth lang yung promise na yun eh. So, baga, parang sinertify niya, ito talaga, totoo to. Dito ako. This is real. Yeah. It's not a hearsay. Is there a, like, sa katulad yung sinasabi ni Sister Darren, is there like something na na-experience nyo na ginawa rin sa inyo ng Panginoon yon? Na parang wala na, hindi na mangyayari yun. Pero eventually, alam nyo, nakita nyo na ang Panginoon in-encourage kayo through word, through a sermon, through an altar call, or reading the Bible, or listening to a radio, or worship song, or whatever. Or just talking to a friend over coffee, or Bible study kagaya nito na in-assure ka ng Lord na, hey, I'm encouraging you, I am assuring you, whatever I promise to you will come true. Is there anything na ano, anybody want to share bago natin ano, in-experience yun, yung exactong in-explain ni Sister Darren na ginawa ni Lord kay Jacob? Na nag-inip pa kayo, nakapakinig ba kayo ng isang song? Nabasa niyo sa Bible or isang altar call or isang preaching, parang tumimo sa puso mo at parang na-encourage ka na hindi dapat ako manghinawa o tumigil or anything. Anything, any situation, please share to the group. Anybody? Anybody po? Sa akin, Pastor. Go ahead, Dira. Sinasabi, pumunta ka sa kasi hindi ko maiwan yung nanay at tatay ko. Pero wala akong choice eh. Walang trabaho sa Pilipinas. Magsasara yung kumpanya namin. Three years na ako nagsasubmit ng application. Kasi sinabihan na, magsasara. So, submit ka na ng application sa labas. Wala akong makuha. So wala akong choice kung hindi paano ko bubuhayin yung nanay at tatay ko. Eh, hindi nagpapadala yung mga kapatid ko. Mm-hmm. Tapos yung pamangkin ko pa, special child. So wala akong choice kundi pumunta sa ano. Pero ang worry ko noon, yung health ng parents ko. Pero dahil nagkakakita si madalas, wala rin akong pangtustos. So I have to go and then ihabilin siya sa brother ko na malayo naman sa kaming. Dahil lang brother ko lumaki sa nana, sa lola ko. So hindi niya, wala silang bonding. So dun. Tapos noon, maliit pa ako, nasasabi, you will go to US, sa ibang bansa. Sabi. Kasi sabi niya. Ha? Sinong nagsabi noon? Sa panaginip mo o merong nagsabi sa'yo? Hindi, may mga tao. Bigla na lang lalapit. Sabi na, pupunta ka sa ibang bansa. Hindi mo na makilala sa bus, sa palengke. Pag nakita, minsan lalapit lang sila, hindi ko naman nakilala. Sinasabi nila yan. Sabi, ako naman, kasi hindi naman ako lumalabas ng bansa. Nagtataka ako. Okay. Yeah. So, anybody else? Anybody else, may assurance ba ang Panginoon sa inyo? Merong
something na parang na-remind kayo through dreams or a song or a sermon topic or anything na na-encourage kayo kasi talagang ito yung pinapagawa ni Lord sa akin. Ito yung promise niya, tutuparin niya sa akin, mga ganun. Pero lang yung promise na patama sa loto, yung mga ganun, hindi ko sali yun. O kaya yung sa Sugal sa Vegas. Sabi daw ni Lord, pumunta ako sa Las Vegas, tumaya ako dun sa blackjack. Maglaro ng Andyan ba si Tita Amy? Wala si Tita Amy. Wala, okay. Praise God, yeah. Okay. Let's move on. Okay. Sino pang hindi nagbasa? Si Sister Darren. Nagbasa na ba Sister Darren? Hindi pa, no? Okay, verse 14. 14 to 16. 14 to 16. Yeah, po. Your offspring will be like the dust of the earth, and you will spread out toward the west, the east, the north, and the south. All the peoples on earth will be blessed through you and your offspring. Look, I am with you and will watch over you wherever you go. I will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have promised you. When Jacob awoke from his sleep, he said, surely the Lord is in this place, and I did not know it. Amen. Amen. Ganda. Whoa. Same promise din, Pastor. Oh. Dust of the earth. Di ba? Yeah. So, kung paano yung pinangako niya, no? Promise Abraham. Okay, Abraham, no? Isaac, the same thing, no? Kikita natin. Ano ba yung pinangako, Sister Darren? Sister Darren, ano po yung pangako na inulit-ulit na ngayon sinabi uli kay Jacob? Your offspring will be like the dust of the earth, mm-hmm. and you will spread out toward the west, the east, the north, and the south. And all the peoples on earth will be blessed through you and your offspring. Okay. Mm-hmm. So yun ay nakaano, no? If you remember Genesis chapter 12. Yeah. No? Dito nagsimula, no? Yeah, same. Genesis 12 verses 1 to 3, yeah. Genesis 12, yeah. Na sinabi doon na I will bless you and you will become great and your name will become great and you'll be a blessing to other nations, no? So from east, sabi niya, east, west, south, and north, no? Magiging pagpapala sila. Okay. So napo yung makikita natin doon na yung pangako ng Panginoon talagang palaging nandoon, ano? Hindi nawawalay sa kanila. So anong makikita natin? Bakit pinaulit-ulit ng Panginoon yung pangako niya? To encourage them to so that they will continue to hold on or what? Yeah, sabi nga ni Sister Darren, assurance. Assurance, no? Encouragement. Yeah. Encouragement. Ano pa yung makikita natin doon sa binasa kung titingnan natin na hindi tayo iiwan, no? Mm-hmm. Ng never Panginoon, yeah. He will never, ano sabi doon? Verse 15. I will watch over you wherever you go. Mm-hmm. I will watch over you wherever you go, no? Mm-hmm. Sana pasok ka. Maging reminder sa atin na ang Lord na kausap niya dito sa si Jacob, pero kinakausap din tayo ng Panginoon sa panahon natin bilang isang tao personal at bilang isang simbahan. Huwag kayong matakot, ako'y nasa sa inyo kahit saan kayo pumunta, di ba? I will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have promised you. So, dire-diretso tayo dapat. Maging encouragement sa atin to. Tsaka literal, Pastor, sabi dito, you will spread out toward the west, the east, the north, and the south. O nasan ba mga Hudyo ngayon? Nakakalat.
literal yun. Di ba? Sa lahat ng... Ay, ako atay nawala. Sa church, di ba? Meron siya sinabi na I will be with you until 28, yeah. And lo, I will be with you even to the ends of the earth. Yeah. Kahit na makarating ka ng Timbuktu o kaya sa dulo ng ano, ay nandun pa rin ang Panginoon. No? Kahit abutan ka ng ozone layer. So, really, the Lord is always there, no? Na tayong kanyang mga anak, no? If we will see or look at it, no? Tayo mga, even though we are not chosen, but we are grafted, kumbaga. We are the spiritual Israel, mga sinasabi nila. But we are, to those who believe, no? Sa ating Panginoon and accepted in us as His Lord and Savior, we are considered or as children of God, no? They have the right to become a child of God. So tayo ay, kung ganun, kung tayo rin ay mga anak ng Diyos, then we can also hold on to these promises, yes. Di ba? Kagaya na sabi nga ni Pastor na sa atin, if we will look at it right now, no? Ano ba yung pangako ng Panginoon na ito na ito ba ay katuloy hanggang ngayon pa ba ay nararanasan natin? O ito ba ay nangyayari pa ba o noon lang? Yes, nangyayari pa. No? Hello? Amen. Applicable pa rin ngayon. Yeah. Hanggang ngayon. So, valid pa rin, ano? Hindi nagbabago yung pangako ng Panginoon. At sabi niya, siya ay hindi lilisan o hindi niya tayo iiwanan. Ako, Pastor, napatunayan ngayon. Nakita ko yan eh. Kasi noong time na last year, nagsimula tayo bilang simbahan, nakita naman natin na, kumbaga, pandemic. Yeah. Di ba? Kumbaga, nagpapasimula ka na nga, sumabay naman tong pandemic, di ba? So parang mahirap na nga, mas pinahirapan pa ng sitwasyon. Yeah. Diba? Pero na-enjoy natin, di ba? Every time nakita natin yung pagpapala ng Panginoon, He provided a lot of things. No, from workers to members, attendees, food, mga gamit, di ba? Pera, everything na kailanganin natin. So, ibig sabihin, ang maganda sa Diyos natin hindi sinungaling. Di ba? Kasi sinabi niya pagpapalain. Mas importante ang second part kasi noon ay yung pagsunod natin eh. Di ba? Yeah. At huwag tayong panghinaan ng loob. Dire-diretso lang. Sabi nga, laban lang. And I believe, no, and when the angels descending up and down, no, on that ladder and showing unto to Jacob, no, that really the Lord is there. Sabi nga, and even the Lord Himself says that I am standing beside you. Merong passage sa New Testament na sa Book of John, if you read that passage, sabi doon na, kung babasahin ko lang, sabi niya doon na John 1:51, Pastor, kung John 1:51, sige po. 1:51, pwede niyo pong i-ano yun, Pastor, ipakita ko. Yeah, ipakita niyo. John 1:51. Yeah. So, yung sinasabi ni Pastor, kung i-apply natin sa ngayon, sa situation natin ngayon, no? Even today, no, we can experience such things, no. Ano ba sinasabi niya? Pakibasa lang po. Then he said, "Truly I tell you, you will see heaven opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." Oh. Yeah. Connection, di ba? Connection, no? Layo na yan. Diyan yan. Tsaka, Genesis, di ba? Yeah. Old and New Testament. Yeah. At saka yung edad ni Jacob na naka-experience yan at yung edad ni John, ilang daang taon yun? Yeah, 1,000 years. No? Di ba? Oh my God. It's 1,000 years. Pero totoo pala yung ano, yung sinasabi ni John at saka yung na-experience si Jacob. Yeah.
So, makikita natin dito na the one who is standing, no? Na besides him on that ladder, kung titingnan natin, ascending and descending, sabi doon, and the angels of God, no? Ascending and descending on the Son of Man. No? So, dito parang makikita natin na yung kung nang ano yung nangyari kay Jacob, yung binasa natin, parang prophecy ano or prophetic ng binabanggit pala doon ay ang ating Panginoong Jesucristo, the Son of Man, no? And that is Jesus Christ. So obviously, Pastor, yung katabi ni Jacob doon sa ladder, si Jesus. Amen. Mm-hmm. Yeah, it's Jesus himself. Mm. Nakaka-amaze, di ba? Na if you still remember yung nabanggit sa ano ni Pastor yung sa kanyang preaching noon, di ba? Yung si kay Daniel, yung tatlong kaibigan na magkakaibigan, Shadrach, Meshach, at Abednego. Pero merong pang isa, no? Ikaapat. Yes, Jesus. It means to say that Jesus is already there during that time, no? Nagmamana na siya. Sinabi rin, Pastor, sa New Testament, di ba? Na if there's any two or more, no? I will be in your midst. Yeah. Di ba? Yeah. Nandun siya, no? He's in, as if he's standing beside us, no? Wala siyang pinagkaiba nung panahon ni Jacob at panahon natin ngayon, no? If you will just believe, no? Yung mga salita ng Panginoon. Wow. Whenever we meet and whenever about a worship time, yeah. Sunday, ngayon life group, di ba? Or every time na we meet, no? Nandun siya. Amen. Yeah. Praise God. Amen. So, and also as well, kung ano natin, Pastor, the holy angels, no, yung palagi nating sinasabi na even to our children, let the holy angels of God surround them and protect them, even right now, no? Mm-hmm. And we know that the angels are ministering spirits and they are with them to those where the promise of God was given. Mm-hmm. So, kung gusto sabihin, even right now, without noticing it, meron tayong mga kasamang mga angels, no? Hindi lang natin sila nakikita. I myself, I've experienced, it's in a vision, no? Na yung angels na angel na nakita ko, napakalaki. It's not an ordinary angel. At yung kulay niya, talagang, it's like parang silver or yung ano, yung kulay niya. At warrior siya, yung nakita ko, kasi meron siyang ano, meron siyang sword. Nakita ko yon in a vision sa building ng church na kung saan ako nag-attend noon. Natanggal yung bubong ng church. Then I saw that big angel standing in front. Doon ako na-amaze kasi yung mga kasamaan ko, they speak, no? They speak in different language. They mention, merong nag-interpret, meron tayong kasamang angel, sabi nila. Pero hindi nila nakikita. Ako, nung pagkamulat ng mata ko, nakita ko. Hindi lang siya maliit na angel, kundi malaki. Talagang tumingala ako. Nakatayo siya. I cannot forget that because that is a vision na sinasabi na angels, even angels, are watching over us, no? Because they are ministering spirits and they're ministering as well na to those the promise of God to whom it was given. And I believe that promise is in us, no? Kaya minsan hindi natin alam meron palang mga nagbabantay ng mga angels sa atin. Mm-hmm. Yeah. Okay. Pero huwag tayong mag-major sa mga angels. Delikado yun, ano? And even Paul says that even the angels who will come down from heaven and preach to you, sabi niya, sumpayin siya, sabi niya, or sumpayin. Kaya, well,
Yes, God, mag-concentrate tayo dito kay ano, yun sa sabi niya, I'm standing before you, at yun ang ating Panginoon. Sa kanya tayo tumingin, ano? Amen. Amen. Okay. Meron pa po kayong idadagdag doon sa binasa ni Sister Darren. Okay, anong verse na tayo, Pastor? 16 po. 16? 16, yeah. 17, 18. 16, 17, and 18. Okay, sino pa yung hindi po nakapag ano? Si Aldrin, di ba? Si Aldrin, okay. Okay. But when Jacob awoke from his sleep, he said, "Surely the Lord is in this place, and I did not know it." He was afraid and said, "What an awesome place this is. This is none other than the house of God. This is the gate of heaven." Early in the morning, Jacob took the stone that was near his head and set it up as a marker. He poured oil on top of it. Amen. Gate of heaven, yeah? Yeah, wow. Kating bukas na lang, nandun na siya sa heaven. So stairs pala yun. Stairway to heaven. Stairway. May gate ko, meron pang stairway. So siya mismo, no? Nagising siya, no? Sa kanyang panaginip. At sabi niya eh, awesome. Wow, sabi niya. Hindi ko alam, sabi niya, no? And I did not know it, sabi niya. And then dun pa lang siya natakot. He was afraid and said, "What an awesome place this is." At tinawag niya ito na ito ay bahay ng Diyos, no? This is the gate of heaven. So remember, no? Kapag sabi sa Old Testament, the house of God is the temple, no? Ginawa ng tao. But in the New Testament, the temple or the house of God, tayo. Gusto sabihin, kapag nag-meet tayo, the gate of heaven is being open, ano? O yung ano? Kaya mga extraordinary or yung mga bagay na nararanasin natin sa church, even yung mga kamangha-mangha na naranasan natin, ay walang duda na makikita pala natin dito, no, na sa passage nito na naranasan ni Jacob na it's an awesome, awesome place. So kapag nag-gather pala tayo, it's not only an ordinary place, no? Ano sa palagay nyo? May na-experience na ba kayong ganyan na habang tayo nasa church na sinasabi natin building, but we are the building, no? We are the house or the temple of God. So meron palang mga nangyayari. Pag tulog tapos nakikinig ng service. Tulog? Nadala na sa heaven daw. Gagayain natin si Jay kung matutulog tayo. Nasa heaven na pala. Makaya. Naiba na yun, ha? Okay. So dito na makikita natin na the Lord is not limited. Ano? Even sa atin ngayon, sabi nga ni Pastor, let's apply it today. Not only during that time, no? Na sabi nga ni Jacob dito, pinangalanan niya o na, nakita niya na masasabi niya na nung nakita niya yon, naranasan niya, ang lugar na ito ay ano, pamamahay ba? Or bahay, no? Tahanan ng Diyos. Tahanan ng Diyos. This is the gate of heaven. Mm-hmm. Amen. Okay? Siguro yung, ano, for me, is yung place na yan is the place wherein you set the time that you pray, you cry out to God, you tell all your dreams, you listen to Him, He listens to you. Yeah. I think that would be that's the awesome move. The pinaka-awesome place sa akin kasi. Amen, yeah. I get to rest, I get to renew all my fears, you know, God would assure you. Mm-hmm. Yeah, especially like, I mean, if you're really experiencing something na mga crossroads sa buhay, alam mo yan, yung mga paghihirap. Usually, ganyan yung na-experience mo. Katulad niya, may crossroad din siya sa buhay, si Jacob, di ba? Yeah. So, for every crossroad that you experience in life,
that is the perfect time talaga na God is ano there to hear you out. Tsaka ikaw mag-open ang heart mo sa Lord kasi God. So it's good, no? So every time that we encounter, sabi nga ni Sister Minnie, the crossroad, remember, na the Lord is always there. Amen? May encounter natin ng Panginoon doon. So let us just be sensitive enough or to open our spiritual eyes even sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, no? O sa iyong buhay mismo once you are undergoing that such experience, no? Masabi mong trial. So yun nga kay Jacob, no? Yung takot niya sa kapatid niya. Now we can see sa journey niyang ito, no? Talagang kabakaba siya, no? Tandaan natin, sabi nga ni Pastor, homeboy siya, no? First time niyang lumabas. And then here we can see that the Lord and show to him, no? And he encounter the very presence of God, no? Okay. Naranasan niyo na ba yung ganyan na nung dumadaan kayo sa mga pagsubok ay still na yung kapayapaan ng Panginoon, yung kanyang presensya, yung kanyang assurance ay naranasan nyo. Anybody na ano? Pastor, napakadami. Parang kulang yung understanding. Eh, Pastor, pag may pagsubok, talaga naman tatawag ka eh, di ba? Eh, ang partner na ng buhay ang magkaroon ng pagsubok eh. Oh, yeah. Kahit maliit ka pa, well, kahit sinilang ka, ng bagong silang ka, may pagsubok ka na eh. Oh. Ako siguro, experience ko, Pastor, that was long time ago, na na-share ko na rin. Hmm. Kung pumunta ako dito sa US, so one year, first year ago, as a teacher, I have to pass out the test. Hindi ako pumasa sa mga board exam ng Amerika, uuwi ako talaga. Wow. Yeah. Eh, tapos, plus yung evaluation ng, ano mo, ng tawag dito, ng principal mo kung approved ka o hindi. First year, pumasa naman ako. Pero yung second year, dumating yung second year. So, may na-experience ako na isa sa mga administrator. Talagang hindi niya ako gusto. Mm-hmm. So, talaga nagpa-plano siya ng masama. So, pinapirma ako ng dokumento na ano na kailangan mag-transfer ako. Bibigyan niya daw ako ng pasadong marka. Mm-hmm. Pero, na-blindside ako. Siyempre, sobrang bait mo, di ba? Ano nga, Pilipinas, sobrang bait. Mm-hmm. So, siyempre, pinirmahan ko. Tapos, yun, binigyan ako ng bagsak na evaluation. Mm-hmm. So, hindi ako marireview. Eh, dala-dala ko na yung pamilya ko. Talaga naman ang iyak ko nun. Talagang ano. Ano ba yan? Lord, pinarating mo na dito yung pamilya ko. Tapos, papa-uwi mo kami lahat. On my second year. And, yung visa ko konektado to sa ano sa teacher exchange program eh. So they cannot do anything kasi ano yun eh tawag dito. Depende nga kasi sa nag-hire sa iyo na school. So talaga naman ang prayer ko sabi ko talaga Lord sabi ko ikaw ang makaka-touch lang Lord ko lang makabago lahat ng scenario na to Lord pati yung mga tao sa head sa doon sa district na pinagaano ko sa trabaho ko talagang pinagpe-pray ko. Talagang ano, nag-apply na ako sa ibang district. Yeah. Nag-apply na ako talagang ano lang, months na lang, no? Uuwi na kami lahat, as in. Wow. Pero God is so good. Amen. God gave me a friend na sinabihan ako na huwag mong hayaan na ikay apakapakan, yurakan. Parang yan, apakapakan. Ano ka, kasi meron kami mga union, so... Nag-file ako, binigyan ako ng wisdom ng Lord through that friend. So, ayun, it's a miracle. Amen. The Lord made it through. Siya ang nag-ayos. They cannot do anything about it. They cannot do anything about it. So, we're really about to go home. Uwi na kami. Nasa kotse pa nga kami ni Jeff. Iyak ako ng iyak eh. Pati siya nakigyan na siya nag-anap. Kasama ko nag-anap ng trabaho. My goodness. Yeah. Tapos, di anong nangyari, ang tumawag yung ano, yung coordinator ng J1 visa, sabi niya. Oh, Miss Guiwa, hindi ka na uuwi kasi
Woo! Nag-stay ka na ng tawag dito. Nung pinapabalik ka ng principal. Kasi no choice sila. Kasi siyempre, advocate ko si Jesus Christ. Amen! Woo! Ano nga? Grabe talaga yung experience na yun. Talaga. Hallelujah! Yeah, nag-stay kami. They cannot do anything about it. Hindi nila nagawa ng paraan kasi even if ayaw ako ng tao, si Lord ang naglaban sa akin. Kasi miracle yun, biruin mo talagang ano ka na talaga. Pauwiin ka na talaga, di papauwiin ka talaga. Yeah, ano yun eh, malinaw na kaso ng racism. Kasi kumbaga, ano to, puti ito eh. Hindi kita kursanada. Ni-rate siya nun eh. Ni-rate. Tapos, kumbaga, unang-una, ang major nung nag-rate na yon yung assistant principal na yon ay PE. PE. Wala siya alam sa tinuturo. I mean, nagtuturo siya ng science. Parang unang-una dun sa content pa lang, parang anong kumbaga paano mo siya ma-rate nang tama dahil PE ka eh, siya science, di ba? Pangalawa, no, after niyang i-rate, sabi niya, oh, sige, ganito na lang. Hindi kita kursunada, eh, ililipat na lang kita ng ibang skala. Pero siyempre, hindi yan sa akin. Oh, pirmahan mo to. Pirmahan mo to. Tapos, para hindi kita bigyan ng bagsak na rating. Para makapagsimula ka uli sa susunod na sa eskwelahan. Di pumayag na siya. Kasi, total, ayaw mo sa akin. Eh, di, lipat lang ako. Ganun respeto lang yun. Respeto. Alam niyo, ginawa nito, itong tao na to. Diba? Nung pagkapirma niya, binigyan siya ng bagsak na rating. So, hindi ka na makamagtrabaho. Ibig sabihin, uwi ka na ng Pilipinas nun. Oh. Diba? O, ang ginawa niya, nag-ano siya, nag... So, punto by punto, nag-rebattle ako sa lahat. Ang tawag to? Yung Union ng Teachers, no? UTLA. United Teachers of Los Angeles. Tapos siyempre, takot sila, demanda yun eh. Kumbaga. Pero hindi yun. Hindi yun ang lumabas talaga doon. They can really do anything they want kasi sila yung nasa position eh. Naalala ko, umiyak pa siya nun sa life group namin. Tapos, nga, pinag-pray siya. Tapos nasabi ng Panginoon eh, kumbaga, yun. Kumbaga, I will never leave you. I'm with you. Yeah. So, bless to the next generation talaga. Oh, so ang problema ka, nakabili na kami ng kotse, nabenta na namin lahat ng mga kung ano man meron kami doon. Pilipinas, diba? Parang uwi ka bigla, di ba? Ang hirap. Literal na ano talaga, parang land of promise, parang ganoon na talaga. Yeah. All out kami, sige. Yeah. Tapos dinilig ng Diyos yung kanyang panalangin, pinabalik siya. Tapos hindi pa nga sinabi sa'yo, nababalik ka na. Yes, hindi sinabi. Sinasadya na kasi para mag-awol siya. Meron siyang katibayan na, ano? Talaga, no? Eh, syempre, buhay na ng pamilya ko. Kahit na masakit sa akin na sa pride ko ba na, alam mo yun, kumbaga yung salita nila yung suck it up. Alam mo yun? Parang okay lang. Wala akong magagawa. Pamilya ko ito. I have to go back and prove myself. Tsaka masakit. So, nagtrabaho ka na maayos. Dahil kinukursonada ka lang. Kumbaga, yeah. Binabaliwala yung input mo. Output mo. So, nung pagbalik niya, nirate uli siya. For three years to every day sa classroom ko. Nung nirate siya, then nung nirate ka, ng science talaga na assistant principal. Yung talagang subject niya, science. Lumabas doon sa rating, maganda. So, na kumbaga na, ano, na parang na-vindicate. Na-vindicate ka na yeah. Kumbaga kasi masakit nito kumbaga, ayaw mo na sa akin, pero sinisiraan mo pa ako, hindi ako marunong. Oo, imposible. Masakit yun di ba? Kumbaga, okay lang na ayaw mo sa akin. Pero sinisira mo ako bilang tao, parang gano'n. So, ang ginawa ng Lord, binindicate siya. So, after 3 years ko na lang mo, pinag-pray ko. Hindi naman pinag-pray na maging masama. Bawal yun yung magaganon sa teacher. Ang pinag-pray namin, ganito, pagbalain niyo po yung mga tao ng api sa amin. Alam mo, ginawa? Pray mo na mode ng Lord. Sa ibang lugar, pinaalis.
Teacher's manual, bawal yun. Bawal nga po. Yung, bawal yun. Na-blindside nga po talaga ako. Siyempre, bago ako. Parang ano talaga, bago talaga. Walang kaalam-alam sa buhay. Tapos napakabait mo pa. Para kasi Sister Jasmine noong mga panahon na yun. Ganun kabait. Natignan yung resulta after ilang taon, Sister Jasmine. Nag-selos siguro yun. Amen. Yeah. Wait, okay. God will find a way. Amen. Pero di nila magagawa yun sa anak ng Diyos kasi the Lord will fight for you talaga. Amen. Yes. Amen. Tapos ano nangyari? Eh, yun, okay na. After period. Sabi, so, sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Yeah, vengeance. Yes, yung mga inaanok ko ko yeah. talaga sa Lord. Lord vindicates you, yeah. Who is a beast? So, ikaw makikipaglaban sa akin, hindi ako makikipaglaban. Kasi hindi ko na talaga control ang sitwasyon na yun. Talagang anytime, yeah. talagang nasa kamay ako na... Pero si Lord talaga, ano ko, napakalaking miracle. Tapos, eventually, nangyari, ano, so may mga naging principal. Tapos, it just proved na, I mean, gustong-gusto ako nung mga sumunod na principal, love na love ako, sinashowcase yung room ko, for pag may mga visitors from the district, pumupunta. Yeah. Alam mo yan, considering na ito sa special ed science class. Amen. Pero talagang it was really a blessing. Then, nung last year, kasi you will never get rated na highly, yung pinakamataas na rating. Unless. Yeah. Hirap makakuha ng ganun, all perfect. Yeah. Last year, it's a blessing. Binigyan ako ng all perfect na ano, kumbaga ay above, yung pinakamataas talaga na rating. So, amen. it pays lahat ng mga paghihirap mo talaga sa buhay tsaka yung mga ganyan. I mean, it's a process. But if I gave up, okay, pinapauwi na kami ng pamilya, pinapauwi na kami, uwi na nga kami. Parang ganyan, di ba? If I gave up, hindi ako, ang dami kong hindi matutunan sa buhay. The Lord will not give up. baka pati nga pag-drive, di ako matutunan. Talaga nag-give up ako. Sister Minnie. Opo. Bakit ka rin uuwi na you have the education, you have the experience, you have everything, you know, to do a good proficient teaching. Bakit ka uuwi? Mag-apply ka sa ibang eskwelahan. Nag-apply nga po ako noon kasi syempre po ito pa bad rating syempre, 'di ba? Pag nag-apply ka, dapat i-recommend ka ng ano mo ng pinakamataas na administrator. Palipat na ako noon. Nagustuhan na ako ng isang school. Pero Na-hold ako, no? Ganun kalakas yung ano namin. Pero alam mo, walang magagawa siya sa Lord eh. Amen. Lord pa rin eh. Kasi wala lahat ginawa niya parang para i-block talaga. Kasi halimbawa, tinan niya yung repercussion. Fast forward today. Kung bumigay lang kami noon tapos wala na ano, church. Hindi namin ma-witness tong LA Philnas. Oh, no, I mean, nasa Pinas kami ngayon. Alam niyo yun, parang kumbaga na even I myself na recently na experience ko kasi dito ang ano niya, kapatid niya, flesh and blood niya yan, si Iso. Na sinasabi sa kanya na yari ka sa akin, di ba? I mean, even kapatid mo, even malapit sa iyo, I mean, a person na nagsabi sa akin, sabi niya sa akin, you will never make it in LA. Sabi niya gano'n. Kasi gusto ko dito yung sa verse na binabasa natin, yung sinabi niyo nga, yung pag-vindicate na sa Lord eh. Diba? At this person made me appear na I did something wrong. That's why people were asking. Pero pa nga, may nagsabi sa akin, mabuti naman, Pastor, nakabalik ka na sa Panginoon. Hindi man ako nag-backslide. Hindi man ako nag-backslide. Grabe. Di ba? So, kumbaga, it appeared na I lost myself and everything. Parang gano'n. But, para sa akin talaga, tinreasure ko talaga yung November 1, 2020. Kasi it's a vindication for me. Amen. Na sinabi ng Panginoon na, kumbaga, today I will vindicate you. Lahat ng sumisira sa'yo at nagsasalita sa'yo na nakatalikod ka't mali at gumagawa na kung ano-ano. Now, kita mo, papupuntahin ko dyan si Garman at ako, i-anoint kita. I-anoint kita, i-install kita, i-redeem kita. Kasi talaga, i-ready kita para dyan. Kumbaga sa akin, alam mo yan,
Kumbaga, ako hindi ako gumawa ng mali, anything, hindi ako nakipag-away, hindi ako wala, tumahimik lang ako. I just waited for God to vindicate me. And that day came, no? Tapos fast forward 1 year from now, I'm enjoying the most beautiful ministry I ever had. Awesome. Kasi, awesome kasi, 'di ba? Parang dito hindi ka gumalaw eh. Ang gumalaw yung Panginoon para sa kasi amen. He's very true to that promise, yung promise niya na kumbaga I will never leave you. Kasi dati before para sabi ko Lord, parang iniwan mo na ata ako, parang ganoon. Ang masakit dito, nawalan pa ako ng isang bagay na pinuproblema. Gusto mong gawin. Oo, tsaka yung problema ko, ayaw akong tantanan itong maliit na problema na to. Pagkatapos, parang nasira pa ako. Una-una, wala naman akong pinakitang mali. Wala akong pinakitang masama. Wala akong nakaaway. Wala akong, puro kabutihan ang pinakita ko. Pagkatapos, nung kumbaga na parang ayaw lang akong mapunta ng LA, eh parang, di ba, ang sakit eh. Kumbaga parang people are looking at you as buti naman, pastor, na hindi ka na, ano, hindi ka na, nakabalik ka na sa Panginoon. Hindi mo ako nag-backslide. Grabe. Pero that day vindicated me kasi nakita na maraming tao na mali yung nakuha nating impormasyon. Kumbaga, bakit siya i-install ni Garman kung may mali sa kanya? Diba? So, kumbaga, ang Diyos will vindicate you. The Lord will vindicate you. Ano? Sabi nga tanong ni Pastor, ang sweetest place mo, yung place mo na talaga, ano? Yung kung siya ay merong holy ground doon sa heaven. Yung situs place mo talaga is yung place talagang nakakapag-usap ka sa Panginoon na umiiyak ka, sinasabi mo lahat. Yan, yun daw yung pinaka ano ko eh. Yun daw yung pinaka malapit ka sa Panginoon. That time na wala ka nang mapuntahan, ubos na ang lakas mo. No choice mo, na talaga yun. Grabe. Iyak ka na lang ng iyak. And then people that surrounds you is ganging up on you. Even though wala kang ginawang mali. They just don't want you to prosper. Ano yun? Yeah. Apart from them, they don't want you to prosper. Yeah. They want you to prosper if you're with them, but apart from them, they don't want you to prosper. You need to stop. Don't go there. Don't do that. You will not be successful. Eh, kitang-kita ko talaga eh, ginawa ng Diyos eh. Mali kayong lahat, kaya masasabi ko lang, huyo kayo kay Lord. Ano kasi doon yung tawag dito? Si Lord talaga mag-vindicate sa'yo yung... Amay ng Panginoon niya. Eh, hindi ba both cases, ang root cause ay jealousy? Yeah, amen. Possible. Envy. Envy. Yeah. Jealousy. Jealousy. Envy, yeah. Envy. Envy. Yeah. One of God's plan is to test your faith also. Yeah, I know. Yeah. It was a roller coaster of life. Yeah. Ngayon nga lang talaga naging ano eh, tawag dito. Yeah. Parang panatag yung ano, panatag yung alon ng dagat. Alam mo yun? Pero the rest of the time talagang, alam mo yun, we're like, yeah, you know, going up and down, going up. Roller coaster, no? So, well, praise God. Amen. Ay, mga taong ng api talaga sa iyo, si Lord ang mag-ano, magpaparusa. Kasi alam mo yung mga taong ng api sa akin, na demote. Oh, tingnan mo. Na demote. So, talagang, hindi mo naman siyempre sabihin na ano, you don't wish that, we don't wish that para sa kanila. Actually, bless nga natin. Pero, alam mo yun, si Lord na kumilos, hindi mo na kailangan, ano, hindi mo na kailangan ikaw pang mag-action para kumuha ka ng masama at magkasala kasama mo na sila i-bless. Yeah, kasi yun, di ba, ang mga tao, sabi, ang blessing mag-flow kung ikay tama ang puso mo. Pero kung other people will curse you and your heart is right, yung curse hindi mapupunta sa iyo. Ang mangyayari, mag-bounce back sa kanila. Amen. Yung mangyayari, mag-bounce back no sa mga taong nag-wish ng masama. Yeah. Okay. Sa iyo. Praise God. So, it's a great blessing. Kaya tayo dapat. Yan. So hold on to the promises of God, no? Yes. Kung hawakan po natin yung pangako ng Panginoon, if you remember, let us go back again in Genesis 12. Sabi ng Panginoon, I will bless those who bless you, curse. And I will curse those who curse you. Mm-hmm. At hindi na po ang Panginoon ang, hindi kayo ang kalaban nila, kundi ang Panginoon. Once you look unto God, anchor your faith unto God, ang Panginoon, sabi nga ni Sister Minnie na, it is the battle is the Lord. Amen. Hindi po sa atin. Yeah. The Lord will vindicate us.
at the end. Amen. So it is better than talaga na mag-focus tayo bilang Kristiyano na mag-speak of blessings tayo. Amen. Yeah. Kaysa mag-speak of discouragement. Yeah, huwag kang mag-ano. Mag-speak of curse. Kahit masama-sama diba? Ano mo talaga. Alam yun, bawa, ayaw mo lang na, ano, kumbaga, ayaw mo lang na umulad yung isang tao o isang grupo, whatever, magsasabi ka na hindi maganda. Meron akong classic example. Consult ako sa lawyer dati sa problema ko. Huwag naman. sabi ng lawyer, pero I don't wish it na mangyari sa buhay niya yun. Sabi ng lawyer sa akin, ha? Sabi niya, matindi to. With your case, sabi niya, Pastor, I know you're a man of God, but I am a man of law. Sabi niya ganun. It's impossible. Eh. It is impossible na maayos ang case mo. Dahil doon sa glitch ng iyong dates. Parang gano'n. Parang mo, diba? Oh, after ilang linggo, nagkasakit. After ilang linggo, namatay yung lawyer. Well, Pastor, hindi ka nag-isa. The same thing with me. Tapos naayos yung ano problema. Yeah, sabi nung attorney sa akin, he's a well-known lawyer dito sa LA. Sabi niya, yung asawa niya nagsabi, why do you have to hold or to handle his case, sabi niya. His case is, wala nang pag-asa yung case niyan, sabi niya. Huwag mo nang hawakan yung case niyan, sabi niya. Well, you know what? I believe, Pastor, na really, if you are a child of God, the Lord Himself will find a way na to defend you and vindicate you. That's nice. Yung pong kaso ko na talagang hindi niya may paglaban, ang Panginoon ang umawak at hindi niya kalain na nababalitaan niya ngayon. Siguro, I believe na kasi yung nito, sister yung sister-in-law ko nagtatrabaho sa law firm niya. And hindi niya na maisip na how it happened na ako'y naayos at naging citizen pa ng bansang ito na naging legal. Amen. So yun ano? Totoo yung sinasabi ni Pastor na tayong lahat, if we will only anchor our faith, don't lose hope, sabi nga. Even though sometimes it's in reality talagang, sabi nga ni Sister Minnie, iiyak ka talaga. Minsan hindi mo na alam yung gagawin mo. No? Isipin mo, pupunta ka sa Amerika, patas babalik ka uli. I know. Ano so, lang sasabihin? Nala sasabihin mo. Wala ka nang babalikan. Wala ka nang babalikan. Talaga hindi ako boto doon, Sister Minnie, sa pag yung idea na uuwi. Yeah. I know, sister, talagang hindi rin kami doon kaso kami kasi ang usapan namin mag-asawa, ganda kami mag-usap. Kapag, for example, nag-a-apply nga ako, diba? Tapos hindi ako natanggap. Ang usapan namin mag-asawa, huwag mag-stay ng illegal sa Amerika. That's our conviction. Well, yeah, kahit na, for example, hindi na talaga, wala na. The Lord is kami, good. Kasi alam namin na kahit sa kami damid-dali ng Panginoon, ipagpapalaan kami ng Diyos. Yan ang aming paniniwala, kahit na hindi sa Amerika yan, kahit sa Pilipinas yan, kung sa amang lugar. The Lord will bless us in multiple ways. At saka ang masakit, may mga tao na alam nila na may problema ka sa ganitong sitwasyon. Nanggigipit. Ginagamit nila para gipiting ka. Ang ginagamit. Oo po yun. Tapos, hindi ka nag-iisa, Pastor. Tapos, gagamitin ka. Hindi ka naman babayaran. Gagamitin ka. Tapos, alam niyo yun, tatakutin ka. Lahat yan, naranasan ko. Ang sama-sama ng loob ko sa Panginoon dati. Sabi ko, Lord, pinapunta mo ako dito ng maayos, ng legal. Ba't ako nagkaroon ng problemang ganito? Ako ganun. Tapos ngayon, fast forward, na-realize ko, ilalagay pala ako ng Lord sa LA kung saan may intindihan ko ang maraming magiging members. Yeah, magiging members natin na may problema sa ganito. May intindihan ko sila. Hindi ko sila itataboy. Yeah. Oh, hindi ako magmamataas na parang naman kayo, hindi kayo ano 'yun para kumbaga ito na pinarana sa akin ng Panginoon para
magkaroon ako ng puso, compassionate heart sa kanila, na mag-humble ako sa Panginoon. Kumbaga, yun yung ano eh. I mean, naranasan ko yan na, pero sa experience ko, lahat nung gumawa sa akin ng mali, deliberately, nagsabi sa akin ng masama, ano yun, nanira sa akin, kadalasan po, parang sinasabi mo, okay, magsasama. At kadalasan talaga, kasi nung in-evaluate ko, pagkatapos nila ang gawa ng mali, nagkakaroon ng problema. Either health, either anything na problema, na mabigat. Kaya may nagbiro sa akin na member namin dati. Sabi niya, Pastor, mahirap kang kaawayin. Lahat na umaaway sa iyo. Sabi niya, bumubulag. Sabi nga po, Pastor, touch not the anointed. Pareho kami ni Sister Elvie, sasabihin ko sana yon, touch not the anointed. Touch not the anointed. Yeah. Yeah. Dati, naiinis ako dun sa minsan, yung mga tao na magsasalita sa iyo ng di maganda. Pero ngayon, hindi na inis nararamdaman ko eh. Naawa ako eh. Ay po si Pastor, ganun din. Naawa na ako. Kasi... naawa ako sa pwedeng gawin sa kanila ng kanilang aksyon. Kasi labi mo na scared din. Yeah, kasi hindi. I mean, di ba? Kasi pag may ginawa tayong mali, nagsabi tayo ng masama sa ibang tao, eh, ibabalik sa atin yan eh. Baga lalo na bounce back. Anointed. Yeah. Actually, in fact, ako kahit yung tao, alam ko na anointed ng Panginoon, kahit na hindi maganda ang behavior, attitude, ugali, whatever, ginagalang ko pa rin. Ginagalang ko, kahit na King Saul siya. Kahit King Saul. Kasi anointed pa rin yan eh. Yung kaya iisipin mo na parang may mga pastor kasi natitreaten. There were times na maraming pastor na natitreaten sa Pastor Jeff. Alam mo, ang kaming mag-asawa, ano namin, masama mang agaw ng church. Masama mang agaw. Ganyan kami, yun ang unpuso namin. I mean, ikaw ang anoint ng Lord dyan, ikaw sa iyong church na yan. Alam mo yun, hindi, kumbaga sa puso namin, we don't have any intentions of like getting a church. Amen, yeah. Kasi there were instances. Yeah, ang dami sa, baga nasanay na nga ako, ang daming pagkakataon sa buhay ko na may invite ako sa isang simbahan. Tapos magugustuhan ako ng tao, tapos sasabihin nila, magpastor ka na dito. Ganun. Tapos magagalit sa akin yung senior pastor. Alam niyo, laging ganoon. parang si King Saul na nagagalit kay David, parang ganoon. Nako, consistent na yan sa akin. Kumbaga nakasanayan ko na nga eh. Kumbaga parang alam niyo, parang kaya masaya ako dahil napunta ako dito sa La Filnas kasi nakita ng tao yung totoong puso ko. Amen. Hindi ako nandito para alam mo yun, magpabida. Nandito ako para maglingkod eh. Hindi naman ako, alam mo yun. Kasi kung gusto ko magpasikat, sa labas na lang ako. Mag-artista lang ako. honestly, kasi kung gusto ko magpabida-bida, sa labas na lang, kikita pa ako. Kasi dati ko pong trabaho, alam ng misis ko to. Hindi ako artista dati. Dati kong trabaho, training consultant ako sa maraming companies. And they pay me large amount of money. Yeah. And pagkatapos ko pang magsalita, biro mo, binayaran ka na, nagsalita ka, tapos lahat ng tao talaga makikinig, nagbayad yun eh. Nagpapapirma pa sa'yo, autograph, nagpapapicture pa, I mean, papalakpakan ka pa. Abi, di ba, kung gusto ko lang ng bida-bida, mas gusto ko yung buhay na yun. Kala niya sila si Chessy Jolly. I mean, dito sa paglilingkod sa Diyos, di ba, una, wala nga kaming sweldo eh. Pangalawa, hindi naman kami yayaman. Diba? Hindi naman kami sisikat, hindi naman kami, kumbaga, alam mo 'yon, there are people kasi na naging hanap buhay na nila ang pagmi-ministeryo. Ako hindi ko to kinukonsidera sa hanap buhay, honestly. Nagpupunta ako sa ministeryo na to dahil mahal ko ang Diyos, hindi ko dahil hanap buhay o ano. Ngayon, blessing na lang 'yon. Kapag ikaw ay napunta sa isang simbahan, na-invite ka, nagustuhan ka ng tao,
patitrete na sa iyong senior pastor. Pagkatapos, magagalit na sa iyo. Tapos, ano, for no reason at all. Wala ka naman ginagawa mali. Di ba? So, nakatawa lang, di ba, na parang, pero ang gusto ko talaga yung pag-vindicate ka ng Lord. Yun ang pinakusto kong moment eh. Amen. Yeah, tsaka yung change of heart, it takes a while. Kasi si Pastor Jeff, like, when he was experiencing all of this, like, it took him a while, like, probably 2 years. Hmm. 2 years na mawala yung sama ng loob niya, tapos yung depression, alam mo yun? Lahat yun, sama-sama yun. Minsan, ayoko lang kausapin si Pastor Jeff. Pero, alam mo yun? Totoo yun. Totoo yun. Talagang grabe. Grabe. Kasi, lahat apektado dito sa bahay. Ang sakit-sakit kasi nung naranasan mo, nagpunta ka ng maayos, tapos nawalan ka ng nagkaroon ka ng problema sa papers mo. Pagkatapos nagtrabaho ka ng maayos, naglingkod ka ng maayos, and then people will start talking bad about you na wala ka namang ginagawa mali. Pero nung pag binindicate ka ng Panginoon, panalo. Kaya yung sabi ko sa kanya, alam ko kung ano na bagay, yun yung nagpatawad siya. Yung forgive, pag nag-forgive ka talaga, kasi yung sama ng loob mo sa Lord, tapos nagpatawad ka talaga, na genuine na papatawaran sa mga tao na yung kahit na ayaw mong patawarin, the Lord will bless you. Yeah, kaya kung meron kayong mga galit sa puso dyan, meron kayong mga galit sa puso, magpatawad na po tayo. Yeah. Kasi the Lord will bless us more baliktad. Kung wala tayong grudge. Sister Mene, yung may nagagalit sa iyo na hindi mo naman alam kung anong ginawa mo. Mahirap. Nagagalit na hindi mo alam kung sino sila. Amen. Okay. Pareto ko kayo nang naranasan ni Pastor. Kaya pala tayo pinagtagpo. Mag-isa, wala pa kami nun. Mga api pala kayo, mga api. Mga, kaya po nagsama siguro sila sa church. Hindi ka nag-isa, Pastor. Meron common denominator. Oo, meron common denominator. Tama. Okay. O, sige. Praise God. Amen. Thank you, Pastor, sa mga inspiring and encouraging testimony na true to life, no? Hindi tayo gumagawa ng mga kwento dito. Amen. Kasi, Pastor, ano, faith without works is dead. Amen, yeah. Kasi kung nag-usap lang tayo, pinagkwentuhan natin yung salita ng Diyos, wow, ang ganda, ang sarap pakinggan, ang ganda na na-experience ni Jacob, ganyan-ganyan. Eh, si Jacob lang yun. Yeah. Paano nag-apply sa buhay natin? Kaya nga pag sa sermon natin pag linggo meron tayong ano eh, 'di ba? Kumbaga ano yung practical application sa buhay natin. Kasi pag hindi natin in-apply kung ano may natututunan natin, baliwala. Kumbaga faith without work is dead. Pag hindi nakita sa buhay natin, baliwala, 'di ba? Kumbaga nakiliti lang yung tenga natin dahil talaga naman masarap ang salita ng Diyos. Malilibang ka, 'di ba? Magaganda ang pakiramdam mo. Pero pag hindi na-apply sa buhay natin, baliwala. Pero sa mga paghihirap na yun, may promise ng Lord na alala namin. Is, yeah, is sa kayo naghihirap na ganyan, ang sabi ng Lord, bibigyan ka ng crown of glory. One crown yan. Taste and see, sabi nga, that the Lord is good. Psalms Amen. 34. Yeah. Okay. Let's continue, Pastor. Sister Girly, nandyan ka ba, Sister Girly? Present po. Pag-ibasa lang po yung susunod. Ay. 19. Verse ano 19. Na tayo? 19? Oh, last na. Last na. Ah, 19 or ano? Ah, last na ba ito? Yeah, last. Okay, last chapter. Ay, verse. Okay. Last verses. He poured oil on top of it and named the place Bethel. Though previously the city was named Luz, then Jacob made a vow. If God will be with me and watch over me during this journey I'm making, if he provides me with food to eat and clothing to wear, and if I return safely to my father's family, then the Lord will be my God. This stone that I have set up as a marker will be God's house, and I will give you a tenth of all that you give me. Oh, nagtatites. Nagtatites. Nagtatites.
Tighter sa yeah. Jacob. Kaya pala si Tita Girl yung nagbasa, tighter. Actually, yung ano pa sa yung itong place na to, yung mga Israelites, they believe yung sa Jerusalem. Mm. Diba yung kaya pinag-agawa nila yung kaso napunta yung temple, 'di ba? Yung first and second, yung first temple pinatong lang doon yung second temple ni King Herod. Tapos nung 'di pa pagkamatay ni Jesus na crush down yun. 70 AD. So hanggang sa natabunan siya. Hmm. Natabunan na siya over the years ng lupa, kinuha ng sa Muslim side, yung mismong temple na spot, yun na yung Dome of the Rock ngayon. Yeah. So, ang napunta sa Israel side, yung ano Western Wall. Kaya, kasi they believe na dyan yung stairway to heaven na. Mm. Kaya dyan sila nakikipag-heaven. Kasi, hanggang ngayon, they feel the power ngayon. So, di ba ginera na sila ng ilang Arab countries pero never sila na sakop talaga. Mm-hmm. So, yan. Yun yung napunta sa kanila, yung Western Wall. Yung kaya mag-tour sa Israel, Sister Girlie. Yung wall na lang. Kaya dyan sila. Kaya pinaglaban talaga nila kasi what is Israel daw pag walang Jerusalem? Mm-hmm. Yeah. Kaya yun yung Wailing Wall. Diba? Yeah, yan. Pag nagpipray sila. Yan, kasi doon sila nagsisingit ng mga prayer, di ba? Pero nasa labas na lang sila bali ng temple. Wall na lang ng temple ang nakuha nila. Kasi yung mismong spot ng temple, yun na yung... Tumubog na. Yung Dome of the Rock. Mosque, Dome of the Rock. The mosque. Muslim, yung gold na dome. Yeah. Mosque na Muslim. Yeah. Yeah, kanila na napunta. Siguro. Amen, yeah. Praise God, yeah. So, okay. So, yun, no? Jacob pour out oil on the top of that stone, no? Yung kanyang inigaan at he build an altar where he met God, no? He encountered God on that place and he made an altar and give thanks, no? Nagpasalamat siya na at tinawag niya yung lugar na yon na anong tawag niya? Tinawag niya Bethel. Bethel means house of God, no? Bethel. Of Bethlehem from the word Bethlehem, house of bread or house of God. Okay. Then sabi niya, if God will be with me, he made a vow, no? Kung ang Panginoon ay ano yun? Conditional pa rin yung ginawa niya. Yeah. And watch over me. During my journey, I'm making, he provides me with food to eat and clothes to wear. And if I return safely to my father's family, then the Lord will be my God. No? So the stone that I have set up as a marker will be God's house. And I'll give to you a tenth of all that you give me. Amen. And I know and we believe na yung lahat ng ito na sinabi ni Jacob na mayroong salitang if, no? Yung prefix na if, ito ay alam natin in the future, it will come to reality or natupad, no? Conditional. It's just ano lang tao din talaga siya. No? I mean, it's a normal person, right? Sino tayo, di ba? Minsan ganun tayo. Lord, kung ikaw ay sinagot mo yung aking panalangin, gagawin ito ang gagawin ko. Yeah. So, parang ganun, may time na ganun tayo eh. Yeah. Pero minsan hindi natin natutupad. Hindi natutupad. Pero ang sabi ng Lord, pag gumawa ka ng vow, tuparin mo. Yeah, tuparin mo. Let your name be made, you know? Once you make an oath, yes, sa Panginoon. So, remember, he's Jacob the liar. Di ba? Oo nga. Teka lang, wala pa talagang complete transformation. Yeah. Wala pa. Ito yung kakatapos lang ng pagsisinungaling niya, pandaraya niya.
sa takot niya nga, tumakbo, di ba? O, eto, kinatagpo na siya ng Panginoon. Kasi schemer talaga siya. Oo, kaya medyo nagsisigurado siya. Teka lang, hindi, wala pa naman talaga. Sigurista talaga. Oo, wala tayong masyadong relasyon, Lord. Ha? Eh, nagpakita ka sa akin. Oo nga, awesome, ang ganda. Nung nakita ko sa dream ko. Teka lang, eh, kung sakali man na ikaw ay magwa-watch over me at ako'y pagpapalain mo. At totoo yung sinasabi mo sa lolo ko at sa tatay ko, nakipag-deal ako sa'yo. Kasi nga, schemer. If, wala pa siya yung ano, wala pa siya yung total si ano, ba? Transformation of heart, mm-hmm. Di ba? Immature pa. Mm-hmm. Yes, immature pa. Yan, tama, parang, immature. Immature pa. Amen. Pero pastor, ano, nang parang he pays the price of their ano, deception. Yeah. Ano, di ba? Consequence din, yung pinaglayo sila ng mama at papa niya na nakita for how many years. Sakit din yan. Yung sabi ni pansamantala naging pansamantagal. Pwede mo na yung joke. Pansamantala, yeah. Sabi ni Rebecca, pansamantala eh, nagtagal. Okay. Sabi ni Rebecca, pansamantala lang to anak. Pansamantagal. Eh buko ko inaabot niya ata, parang patay na ata yung parents eh nung pagbalik niya. 'Di ba? Malalaman natin in the future. Kasi una, bakit masasabi mong matagal? 7 years sabi ni Laban para makuha mo tong si Rachel. Eh dinaya siya. Pa rin lang kasi di pa naabutan pa nila. Ano? Eh dinaya siya. Oh, tapos another 7 years para makuha mo si Rachel, di ba? So tapos ayaw pa siyang policy ni Laban, di ba? So, anyway, madami pang story ang ganun. Yeah. And parang ano pastor, parang hindi pa siya sugrado, ano, di ba, na if all these things will come true, sabi niya, then you will be my God. So, meron siyang sineset na yun nga, sabi ni Tita na if, no? If. Pero... conditional. Yeah, conditional siya. Pero the Lord proved himself to him. We believe in the future, makikita natin. Madaming taong ganyan. Ako, bilang pastor, madami na ako na witness na ganyan. Yung tipong yung sasabihin sa akin na, oh pastor, pagka ako talaga, pag gumaling ako sa puso, kasi nag-surgery siya eh. Pag gumaling ako pastor, sabi niya, magsisilbi ako sa Panginoon. Diba? Tapos may prophecy pa siya sa akin, ang sabi niya. Right hand to siya sa'yo. Hindi, meron pa, may prophecy siya na magiging pastor ka ng malaking simbahan, sabi niya ganun. Paano naman ako maniniwala noon? Eh, Bible study lang hawak ko. Di ba? Kumbaga, parang wala sa sinaisip ko. Tapos, nag-aalangan pa ako noon dahil mamoblema ako noon sa ano ko, papers ko. Tapos, itong tao na to, sabi niya, pag gumaling ako, magsisilbi ako. Ayun, malakas na ngayon. Hindi pa rin ang sisilbi kay Lord. Dalawa dami na. Tapos pagka nagkasundo kami mag-asawa, pastor, maglilingkod kami dyan. Ayun, magkasundo na sila mag-asawa, nagkabalikan na dahil kaka-counseling. Hindi pa rin nag... If you make a vow to God, not to a person. Yeah. Kapag hindi mo pala hawak talaga, hindi mo pa nararanasan. Naalala ko yung kwento ni Buknoy. yung magkaibigan. Sabi niya, Buknoy, kung may tatlo kang baboy, sabi niya, ibibigay mo ba sa akin dalawang baboy. Bibigay mo ba sa akin yung isa, sabi niya. Hmm. Oo naman, sabi niya. Kung meron kang, sabi niya. 2 million. Hindi, kung isa na lang, sabi niya, ibibigay mo pa ba rin sa akin, sabi niya. Ikaw talaga, sabi niya, alam mo namang isa lang yung baboy ko. Grabe. Isa lang pala talaga baboy niya. Maraming mga pangako, no? Pero well, dito makikita natin na the Lord proved himself, no? Kay, ano. And the good thing with Jacob is that yung mga pamana sa kanila ng mga ninuno, yung mga ama nila, ang ama niya at lolo niya ay ginawa niya, no? When I believe na yung mga kwento ng mga magulang sa kanila, the oral, sabi nga, the way they translate all the stories, kinukwento sa kanila. Kaya ito rin ay nabangon sa kanyang isipan at puso ni Jacob. Kaya yung pag-encounter nila sa Panginoon, in order not to forget, no, when they encounter, every time that they encounter, actually this is the 8th time na lumitaw ang Panginoon sa kanila. Kaya Abraham,
Isaac at kay Jacob. Ito yung pangwalo, no, kay Jacob. No, they always built something, no, para hindi nila makalimutan kasi memorial. Meron silang ano eh, ano ba 'yon? Amnesia. Amnesia ba 'yon? Oh, makakalimutin. Oh, makakalimutin, no? Amnesia. Buti na lang kami medyo wala pa doon sa senior moment na 'yon. Dementia na 'yon. Dementia. They always build an altar so that they will remember and they will tell their children, 'di ba? Na limbaw nung pag they were crossing the River Jordan, nung kunin na nila yung pangako lupa, no? Nasa when your children will ask you why these stones were erected, tell them really what happened during that time na sila ay yun ang ginawa ng Panginoon sa kanila. So that's why they build an altar. So the same thing with us, no, sa buhay natin, na yung mga luha natin na tumulo, kwento mo dapat sa Diyos, eh si maaka anak mo, yeah, tell those stories sa ating mga anak. Mga anak, no? O kaya yung mga experience natin sa mga kapatiran, no? Because those things will give them the encouragement and hope, no? Na minsan na sila yung mga patutunin nyo, yung kay Pastor, kay Sister Minnie, sa ating lahat, no? Sila ay, ano, may encourage sila na they will continue na when they themselves na experience nila. Kapag narinig nila yung mga testimony natin na how true and faithful our God is, even when situation goes the other way around, no? Ang Panginoon pa rin ay nandun siya. Sabi nga niya kay Jacob, I will stand beside you, no? And I will never leave you. So, ito po ay magbibigay sa iglesia ng sa mga kapatiran ng pagpapatibay sa kanilang mga pananampalataya. So, kaya po we encourage na huwag tayong manghinawa. And let's us encourage one another. Kahit na kami mga pastor eh, minsan nanghihina rin, no? Kaya kailan po tayong mag palakasan sa bawat isa, no? Mag-encourage, support each other. Amen. Okay, siguro ano na tayo? Tapos na? Tapos na. Mm-hmm. Okay, siguro ano yung takeaway natin? Si Kiko. Andiyan ba si Kiko? Kiko na sila si Kiko. Kiko pa ba si Kiko? Andiyan na si Kiko. Hello. Meron ka bang pabalot, Kiko? Ay. Kiko? Ano po? Eh, yung takeaway? Yeah, takeaway. Yeah. To go. Yung akin lang po, yung ano, yung sa parang na-realize ni yung ano, ni Iso, yung sa talagang hindi siya para sa mga ano, sa mga Canaanite women. Canaanite. Talag ano, yung tatay niya hindi siya mahal. Siya na Asian. Ayun doon. Sangayon. Yeah, hindi sangayon. Yeah. Kaya dapat sumunod ka sa payo ng mga magulang. Makinig ka sa tatay mo, Kiko. Yeah. Kaya, huwag ka muna mag-asawa, Kiko. Huwag muna. Okay, Kiko, yun ha. Yun ang takeaway mo na nakita mo kay Isaw na nagipamatok siya sa hindi mananampalataya o hindi naniniwala sa Diyos, tunay na Diyos. Kaya dapat sa in the future kung kalooban ng Panginoon, ikaw ay magkaroon ng girlfriend na isa lang, ha? Bata pa yan ba? Yeah, okay. Pero ano muna, aral muna. Aral. Okay. Yeah, that's good. Pagkatapos mo na, no? Kapag may trabaho ka na, then tulungan mo muna si daddy mo. Papakilala, pag nagka-boyfriend daw si Sister Ted, papakilala mo na sa daddy niya. Oo. Ipapa-approve. No, honestly, hindi naman namin sinabi yan, pero yun ang sinabi niya sa amin. Okay. Sana hindi magbago. Okay. Kapag nagka-girlfriend ka, Kiko, pa-approve mo muna kay ano. Dapat po, ano, kalahi lang. Yung oh, kalahi. Yeah. Okay, ano, parehas Kristiyano. Pwede rin. Oo, pwede rin namang ano. Ilonggo or ano. Kahit na ano. Pwede kang tumingin sa English congregation, sa Korean, at saka sa Spanish. Kahit na Ilocano or ano, Bisaya or ano. Sa Kristiyano. Sa Kristiyano. Okay. Kasi meron ako minsan na ano.
Meron ako minsan na na-counselan, ang tanong niya sa akin, Pastor, bakit nagkakaroon kami madalas ng problema? Tapos sabi ko, kasi simple lang, kung yung parehas ng mananampalataya, may problema, paano pa kayo parehas na hindi? Oh, yeah. Di ba? Di ba? I mean, makahanap ka ng mananampalataya, parehas kayo, o kinasal kayo, eh kung kayo nga, nagkakaproblema eh. Eh paano pa kaya kung isa sa inyo hindi o parehas kayo hindi? Eh talagang maraming problema, di ba? Given na yun. Ngayon, ang solusyon, eh sumuko kayo sa Panginoon. Yeah. Di ba? Okay. Okay, anybody else? Takeaway or pabalot? Ayaw ni Sister Amy yung takeaway yata. Gusto niya, ano yan? To go. To go. To go. Pambalot, baluting. Tita Pepot, hindi ko na siya naririnig. Parang seryoso. Tita Pepot, anong pabalot mo? Naka-ano kayo? Naka-pula. Yan. Pasensya na. Medyo inaanto kasi nagpa-booster ako eh. Wow. Oh, okay. Takeaway ko lang, pagka meron tayong mabigat na problema, wala naman tayo dapat lalapitan kundi si Lord. Huwag tayo gumawagad na, kasi ako minsan, pag meron akong urgent na problema, ako agad ang na-decision, minsan nakakalimutan ko si Lord, although hindi naman narilihis, pero talagang dapat sa kanya muna lumapit pag may mabigat, i-consult muna natin. Yan. Kaya ngayon, every morning, talaga sa quiet time, nililista ko lahat ang mga prayer requests ko. Eh. Mm. Tapos sinecheck ko after a month, alin ba mga sinagot o hindi. Challenge. Yeah. Yeah. Just to go through challenges. Amen. Amen. Amen, yeah. Okay. Sino pa? Gusto mag-ano? Sister Lenlen? Kasi lahat tayo mayroong instructions si Lord. Mm-hmm. So once na naging clear sa'yo, kahit marami ka pang sasagupain na kalaban, alam mo na makukuha mo yung matutupad mo yung sinabi niya. Kasi kahit dead, most of the time napupunta tayo sa dead end, hindi natin alam siya na yung kumikilos. Mm-hmm. So, ano lang, keep moving. Keep moving. Focus ka lang. Sa Panginoon, yeah. Okay, yeah. Sometimes, no, sa buhay natin, minsan parang you are facing a blank wall. You don't know where to go. And yet, no, nandun pala ang Panginoon. Dapat tumingala ka lang pala. No? Okay. God is always there, watching over us and taking care of us. Thank you, Sister Len. Thank you, Kiko. Sino pa? Ako siguro, hold on to God's promises of blessings. Mm-hmm. It pinamis sa akin ng Lord na the Lord will bless my yung aking generation up to the third generation. I mean, of course, then the rest of it sila na yun, di ba? I hold on to that. Alam mo, natatamaan ng blessing ng Panginoon ang anak ko at ang magiging apo ko. Amen. I agree. Yeah. Yan po, no? Kahit na hindi pa na nakikita, hindi pa natin nakikita yung mga apo natin o magiging apo natin sa tuhod, no? Let us picture them that the Lord's blessing, as He bless us, it will flow towards them. Na sila rin ay maranasan nila yung mga naranasan natin. Amen. Sa kabutihan ng Panginoon. Amen. Thank you po sa mga paalala niyan. Thank you, Sister Minnie. Sino pa po? Hi, Dad. Sa akin po. Oh, si Malaya daw. Okay, si Malaya. Sa atin pong lahat, the Lord allows us na magkaroon po tayo ng mga ganyang sitwasyon, yung mga tests, yung mga problema, mga circumstances na buhay natin because He wants to reveal Himself to us. Oh. Parang ganun po yun. To, para lalo po to make tayo, God yeah. known more yes, in your life. Yes. Okay. To yeah. grow more. Okay. To, motivating. Okay. Praise God, amen. The more we encounter such challenges in life, the more God will reveal Himself. Amen. We become mature. Yeah, mature, yeah. Yeah, so yun. Okay, yeah. Sa akin po, ano,
in all circumstances, magpasalamat sa Panginoon. At huwag kalimutang magbigay ng offering. Offering. In every circumstance, give thanks. Amen. Siyempre, pag nagpasalamat ka, sabi nga ni Jacob, in give thanks. In way of appreciation, no? God, because God is watching him, God is providing, God is protecting him. No, and even his presence. Kasi para to have a food in my house. So, diba? Yeah, amen. Yeah. Masaya pag linggo. Yeah. Sabi nga ni Jacob, yung bandang huli, binanggit niya. Nabanggit ba ta? Talaga bang nandun yun? Yeah, okay, so, yung sampung, ano? Isipin nila na talaga nila, talagang ganun. Yun. Amen. Hindi, kasi ang sikreto talaga sa buhay, yung ano tayo, mapagbigay kasi we always empty our ano, siya naman palaging nagfi-fail. Amen. Diba? Kasi kung puno na yung lagayan mo, ano pang ilalagay ng Diyos? Ay puno na eh. Mm-hmm. Diba? Bubulok lang. Oo. Eh kung pala mo siyang i-empty, ibawasan, palagi namang pupunuan ng Diyos. Amen. Yeah. Amen. Yung mga likansya natin dapat sige, thank you po Sister Girly. Amen. Napakaganda niyan na tunay na the spirit of thanksgiving, not only today but every time that we meet together, let us always give thanks unto the Lord. Amen. Okay. Sino pang hindi nakapagbigay ng pabalo dyan? O ano? Na, ay, Pastor, ng... Pastor, always put an altar kahit saan kang, sa bahay mo. Build your altar. Build your altar. Yeah, okay, yeah. Huwag na buhuli ng santo, ha? Huwag nilagyan ng mga mukha or ano. Huwag nilagyan ng atang at saka ng kandila. Okay. Altar. Okay. Bible, i-open mo. Yeah. Okay. Praise the Lord. Amen. That is a reminder sa atin, ano? Every time we encounter the Lord, we must never forget. Let us build an altar. Amen. Where we always meet the Lord our God. Okay, sino pa? Mga tahimik dyan. Okay. Siguro never ever give a doubt to God. Once He said it to His promise, talagang ibibigay niya yon. At saka, always remember that God is the ultimate, talaga yung source of truth talaga. Amen. Amen. God is the ultimate. Amen. Yeah, yun lang talaga, no? Kapag wala na talagang mapanghawakan, no, the Lord is the one is na talagang siyang ating ito malalapitan yung ano natin sa lahat ng mga pangalan. He will be the one to provide. Okay, thank you Sister Darren. Okay, sino pa? Si Tita Pe or Mga Anastasio? God is the best possession. Oh, si yeah. God is one's best possession. Naano ako kasi worried ako. God is one's best possession. And He's there in any season of one's life. Hardship, abundance, sickness, or whatever, war or peace, He's always there for us. Amen. 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 In all aspect of life, ano, nandoon ang Panginoon. No, He will meet us. Yeah. Okay. Salamat po, Tita. Praise God. Okay, si Anaya. Mga Anastasio. Anaya daw. Sabi po, ano po, God is always faithful. He is the same God yesterday, today, and forever. Amen. Jasmine, dapat si Jasmine sabihin. Joke na lang po ni Aldrin kanina.
na kapag daw po meron gumawa sa inyo ng hindi maganda, sabihin niya ang gwapo mo para mas lalo daw siya gumwapo. Pag-bounce back po yung oh, blessing is the curse. Pag-bounce back. Oo oh, nga, no? Yeah. Amen. isa pa, Pastor. Oh, may isa pa, Tita Pe, okay. God never fails. God never fails. Amen. He never failed me yet. Okay, Tita Pia, thank you. Amen. Never give up, or God never fail us. Amen. Sabi nga, even in the desert, sabi niya, God will make a way. Yeah. When there seems no way. No other way. No, he will show. Hindi ko alam yung lyrics. He will make a way. He will make a way for me. Amen. Okay, sino pa? Nakapagbigay na lahat? Okay. Tights lang daw, Pastor. Ha? Tights lang daw. Tights. Okay. It's done. Maraming salamat po sa lahat. At I hope and pray na nawa ay yung mga ginawa natin ay maging alagaan natin sa ating mga puso. Hindi natin mga kaisipan. At sa panahon na ito'y ating maranasan ay ito'y ating alalahanin. Na mga pangako, mga salita ng Panginoon ay mananatili, hindi magmamaliw, hindi magbabago ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pagpapala, kanyang biyaya ay mararanasan natin kung tayo ay mananatiling tapat sa kanya. Amen. Praise God. So magandang gabi po. At alam ko po ay lumalalim na ang gabi at mayroon pa tayong gagawin bukas. At tayo po ay mag-close na sa gabing ito ng panalangin at pasalamat. Siguro, Pastor, kayo na pong mag-ano. Sige po, panalangin tayo. Amen. Hallelujah. Salamat o Diyos. Marami namin natutunan ngayong gabi sa buhay ni Jacob. Salamat at pinakita mo sa amin na pwede kang nakatayo sa amin tabi habang nagpapanikmanahog ang mga anghel kung saan kami ay pinapangakuan nyo sa aming buhay, sa aming simbahan, sa aming pamilya. Na hindi nyo po kami iiwan at patuloy kayong magpapanahog sa amin. Yan po ay kiniklaim namin ang kagaya ng ginawa ni Jacob, Panginoon, na magiging tapat po kayo talaga sa amin. At yan ay napatunayan namin. At salamat po, Panginoon. Pinapanalangin namin ang lahat ng aming leaders, workers, members, attendees sa simbahan. Kayo po ang magpalago sa kanilang puso at buhay spiritual. Kayo po ang magdala ng kaluluwa sa aming simbahan. At turuan niyo po kaming mag-alaga, kagaya ng pag-aalaga niyo sa amin. Maraming salamat po sa gabi na to. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen and amen. God bless you guys. Thank you. Good night. Good night. Okay. Picture. Picture muna. Oh, si Jaja. Ay, Jaja. Anaya. Okay. 1, 2, 3, smile. There you go. Oh. Salamat. See you tomorrow. Don't forget. Board, pastors, popular 8 o'clock, the church. Bye. Thank you. Good night. Good night.